think share. Nandito na tayo eh. So, naka-share na ba sa groups? Oo, oh, naka-share, naka-live na siya. Naka-live na siya. So, ayun guys, can you hear me? Yes, naririnig kita. Naririnig ka na. Okay, ayun, perfect. So, yan. So, thank you guys. Ito ang ating first episode ng FB Live Session for our plant friends. So, ano lang to ha? History lang, kagabi lang to napag-isipan. Oo, oh, ngayon, madaling araw pa yung nag-ano. Oo, oh, so gusto namin ma-share sa inyo. Touch base with you guys during this period. Kaya naisipan namin to. So, we have everyone on as you can see. So let's do a roll call. We have Tim. Hi Tim. Wave naman dyan. Hello. Hi Migs. Hello. By the way, Tim from ano pala to ha? Tim from the award yeah guys. Taguig. From Taguig City. Broadcasting live from Taguig. Yes. And then of Hawartia guys, and then we have Migs from Plant Depot. Hello. Migs, where are you right now? Yeah, nasa Pampanga na ako. Nakauwi na siya po pa, no? From Cebu. Pagkakalakdown. And then we also have Wilson of Compact Greenery. Hi, Wilson. Hi. Hi, nasan ka ngayon? Nasa Malabon Group of Islands. Hindi, Nabotas Group of Islands pala. Nabotas Group of Islands. And sige. Tapos we have Jhogi Abe straight from Japan. Yan. So yung nakita nyo kanina na nag-live. Mas okay ba mag-headset? Wait lang. Na binigyan tayo ng tour sa nursery ni Sir Tony Sato, ang creator ng Super Kabuto and ng Miracle. Yan. So si Sir Jhogi. Hi Sir Jhogi. Kaway-kaway naman dyan. Ang ganda ng view mo, ha? And of course, we have Sir Dan Saklahan of Giving Gift Nursery. Straight from Baguio. Hi, Sir Dan. Hello. Yan. Ayun. So we have how many? 20 viewers. Wow, thank you guys sa pagpatol nyo sa aming, aming lockdown diaries. And we have well, first commenters, thank you, Jefferson. Thank you, Nimek. JC Makiels is also here. Thank you. Iris, thank you. Hello po. So, hi, ma'am Iris. So, ganito ang magiging mechanics natin. So, ano lang naman to? Kwentuhan lang. And then if you have some plant feature, we are also going to feature plants. And then we are going to share to you our experience during this pandemic. Parang nasira pa ata yung pang. During this pandemic. Ayan. So, feel free to comment below para makita namin yung comment nyo if you have questions. And then, we are going to feature it on the feed para makita ng lahat ng participants and that you can also be recognized. Okay. So, Sir Benson, huwag ka muna mag-mine. Wala pa kaming binibenta. Serious tao. Pamain na lang po. Oo. Pinin na lang po kayo dyan sa lima. Kung sino po akong imamine nyo. Ayan, Sir Dan, si Jefferson. Ikaw yung mine ng mine ngayon. Oo nga eh. Sir Dan, si Jefferson, naghahanap agad. Ayan o. Ay, meron ka pang backpack sa likod mo, oh. May nasa mga ano gustong siya manood. Nasa ano siya, Sir Dan? Nasa Jero Sanctuary Facebook page. Ah, okay. Ayun, so ano na. So hi to everyone. Guys, pag may pinapost ako ditong comment, kayo na magaya. Okay. Hindi ko nakikita. Ayan. Hello. Especially kung kilala niyo yung mga tao na nandito. And, so, okay, hello, Fiona. Hello, Ate Fiona. Hello, Ma'am Fiona. Medyo palat yung signal, no? Nakawala. Hello, Sir Arvin. Oh,
Yeah. Hello, Sir Franz. Wait, lahat na nag-comment ngayon, kausap ko yung kanina. Grabe, ikaw pala. Ikaw pala ang ano eh. Ang mga recruit pala. Oo, yung mga recruit pala. Ayan. Ay, Astrid. Ayan. Ay, si Astrid. Okay, so let's just give it a minute more before we start. Before we formally start. So we have 41 viewers. Thank you guys for joining. Mamaya may isang ipaparapo sa mga participants. So mas malalaki na yung mga mukha namin. So first question daw ni Astrid. Astrid, oh, sino sasagot dito? Ano daw? First question ni Astrid, ni Arvin. Arvin pala. First question, ba't artistahin kayo? Okay, Wilson, sagutin mo na yun. Hindi ko alam yan. Ang hirap. Kasi hira yung ano ko. Oy, wait lang ha, sa mga ano, sa mga... Hi, Sir V. Yan. Sa mga viewers natin, si Sir Bobby. Sir Bobby, so our topic for today and for everyone, our topic today is basically just a touch base with our fat friends, with our transmitters here and also sellers and hobbyists. And then we are just going to talk about our pandemic life, our lockdown life. So that's why we call it... lockdown diaries. So whatever we have experienced, personal life, and then our plant life, and the business, the nursery, ano sila itanagaan during the pandemic, and hopefully, and also we are going to feature plants from each one of us. Tapos sasayaw si Sir Jello. Hindi. Oh, kasama kakanta. Kasama yung deal. Pero meron ako, meron ako, yung original plan ko kasi nito, dapat magre-repotting ako dahil nakapag-dry na ako ng mga aloes ko na dapa. Wow. Ang dami. Wow. Repotting pala yan eh. Salamat, Jello. Thank you. And then, meron ako dito mga ano, unboxing. Kasi na-timing na tumating sila. Ay, so, maraming salamat din, Jello. Kaya magpapaturo ako sa inyo. So, ayun. So Wilson, si Benson, ang sabi niya? Commercial. Wala pa nga, ano yun, wala tayong sponsors, dapat bayad yung commercial. Oo. Sponsor. Ay, oo. Sir Benson, magpa-sponsor ka ba? Naku, ano? Commercial. Titignan. Hello, Sir Jonathan. Hey, hello, Jonathan. So far we have ano, we have 71 viewers. Thank you guys. Wow. Okay, so I think we can start. So again, we encourage you to post your comments on the comment section if you have questions to any of our panelists. Wow, panelists again. To any of our panelists, feel free to do so. We are just piloting this. So, kung mayroong mga technical difficulties, let us know on the comment section para may adjust namin accordingly. Pinaglalaroan pa lang namin yung app na to. So, hopefully, in the future, mas may improve natin in terms of how we can do this FB Live. Ano daw? Oy, pero ito yung simula natin. Ito yung unang topic natin for this live session. So, isa-isa tayo ng sagot, ha? Siyempre, ako yung host. Ako lang yung sagot ng inyo, kayo yung tagasagot. So, hindi ba pag-usapan natin yung ano, yung love life ni Wilson? Ano ba yung isa-usapan natin? Mamaya na, susunod ka. Mamaya na yun. Okay, so, first... okay, so first question. This goes to everyone. Ha? Sabi ni Miss Abby, pag magaling po ba sa halaman, magaling din magmahal. So, Tim. Ay, naku. Unahin natin si Sir Dan. Depende. Unahin natin si Sir Dan. Ayun. Si Sir Dan.
Sir yan ang pinaka-veterano sa pagmamahal. Dahil sa ano? Sa ang... Ano tawag dito? Sa ang married na. Sa married na. So, try nga natin. Nawala. Sinong muna daw inoom? Ayan, so Sir Dan, anong sagot mo dyan sa question na yan? Umanap kayo ng taong mataas ang tolerance. Tolerance saan? Kahit sa anong, oo. So magaling din daw magmahal, Sir Dan. Magaling magmahal? Hindi eh. Pag magaling daw sa halaman. Oo, hindi. Yes, Sir Dan. Hindi ang sagot ni Sir Dan. Grabe. Ay, nasa ba silang pora? kaya kayo nag-aalaga ng halaman kasi hindi kayo masyado magaling sa relationship. Wow. Wow. Personal na agad. Ang truthful naman ang sagot. Hindi, ganun din sa ate, sa akin. Kaya mataas ang tolerance level ng wife ko. Magaling sa halaman pero mahina sa social. Mabawi na. Also, ikaw, Tim, what's your answer? Ako, hindi. Two different things yun eh. Hindi. Oh, grabe, totoo ba? Wait, ang halaman is skill. Pero ang, diba, skill siya eh. You learn eh. Pero yung emotions, yung love, iba yun. So, hindi siya equal for me. So, hindi daw. Si Tim hindi. Yeah. Sir Dan, hindi rin daw. So, Jhogi, anong sagot mo doon? Jhogi, anong sagot mo doon? Jhogi, nasan ka na? Nakamute ka ba? Hindi niya tayo naririnig. Ah, okay. O, Migs, ikaw muna, Migs. Si Wilson lang naririnig ko. Ganun. Hello. Yan. Meron? Jhogi, naririnig mo na sila? Ikaw lang. Bakit ako lang? No. Meron ba? Sign language na lang tayo. Sign language. Ayan. Naririnig mo na kami ulit, Jhogi. Hala? Hindi niya. Jhogi, naririnig mo na kami? Ikaw lang, Wilson. Ako lang daw naririnig na. Pero hindi kami naririnig ko. Ayan. Narinig mo ba? Ah, Jhogi, can you join again? Bakit? Can you exit and join again? Hindi kaya marinig Jello eh. Naririnig ka nila. Naririnig din kita. Naririnig nyo. Guys, magsalita nga kayong lahat. Naririnig. Hello. Dan. Naririnig ko na si Migs. Ayan. Hello. Ayan. Okay. Okay, ano po yung question natin? So, ang question natin, wait lang ah, kasi... Ano ba lang boses? Meron. Baka nakamute. Wala eh. Hindi, wait lang. Hindi mo kami marinig? Jhogi, hindi mo ako marinig? Wala. Jhogi, hindi... Jhogi, hindi mo na siya narinig. Baka may delay. Jello. Sige. Ayan, hindi yun pa rin siya naririnig. Narinig mo ako, Jhogi? Naririnig mo daw ba siya? Hindi yata. Hala ka. Ano, exit ka na lang, Jhogi. Tapos, pasok ulit. Yes. Baka napindot mo yung audio. Audio and mic. Hindi. Ay, oo. Ay. Yung mic and cam off, baka naka-off. Sige. Ayan. Para mag-join na lang si Jhogi ulit. Ayan. Okay, so intro daw kasi hindi nila, may mga late comers tayo for our 92 viewers so far. Intro ulit. Ako, nawala si Sir Dan. Ayun, nakatayo. Ayan. Okay. So, medyo challenging pa yung pag-focus kung sino yung nagsasalita. Huwag niyo muna akong i-judge. So, if we can just introduce ourselves again.
So, by the way, I'm Angelo Santos, Jello Santos of Jello Sanctuary. I'm a hobbyist for, I think, 3 years running at the moment. Yan. So, I manage the Jello Sanctuary page. And then, next, Tim. Hi. So, I'm Tim, Timothy Ang. I also manage the Huartia Guides. So, hobby started 2017. So, almost the same time as Jello. You can follow my FB page, the Huartia Guides, and also IG, the Huartia Guides. So, hi. Next is Sir Dan. Hello. Kasi Dan of Living Gifts Nursery. Dan of the North. Dan of the Mountains. Ang page namin, Living Gifts Nursery. And I'm also an admin of the Cactus and Succulent Growers Group on Facebook. We have Wilson. Ayan. Okay na. Ayan. Good afternoon, guys. Ako si Wilson of Compact Greenery. So, nag-start ako 2016. Inintroduce lang ulit sa akin yung cactus and succulents. Pero before, mga ornamental plants yung ano, inalagaan mo, bonsai, ganyan. Pero 2016, inintroduce sa akin yung cactus and succulents. And then, I got hooked, tsaka naging interested ako dun sa mga forms and colors nila. So, yun, na nag-start. Ay, ako na po magsasalita, Jello. Hindi ko kayo marinig. Hey, next, ako na ba? Ikaw na. Ako na. Okay, I'm Miguel from Plant Depot. Just follow my page, seller ng cactus and succulent. So I started 2017 din ata. Kasi parang mga 3 years or more na. So, yun lang. Oh, magkakabatch pala tayo, no? So, let's try again, Jhogi. Jhogi, you're there? Yes. Yan, ikaw na magsasalita. Introduce yourself. My name is Jhogi Abe. Ako naman, nag-start talaga ako mag-CNS way back 2017. Yung naghikayat talaga sa akin mag-CNS is si Albert Howell Tang. Kilala niyo po yun, si Bunso. Then, wala po akong Facebook page, pero you can add me na lang talaga sa FB if you want to know more about the plans I have. And I'm a student disciple pala ni Tony Sato, which is the creator of the Super Kabuto, and the Miracle Kabuto, and an author of the various books ng like the Huartia Academy. And yung masasabi ko lang sa hobby na to, it made me happy talaga. It's quite expensive in collecting the plants that we want, pero yung saya na nandun talaga, hindi siya yung katulad ng mga yung mga binibili kong halaman before, like nung elementary ako, no, it's different now. Yun lang, kung may tatanong kayo, ask away, ha. Ayun, so kilala niyo na sila, so ibalik natin silang lahat. Sorry guys, ha. Minamaster na namin yung app na to. Pag namaster ko na to, mas better na next time. So, we have 93 viewers so far. So,
May mga nagtatanong kasi bakit daw walang babae dito. So, meron. Nag-invite ako ng mga babae na ano, na hobbyists at saka mga sellers. Unfortunately, for example, with Discords, hindi siya available. So, kasi pangit yung connection sa area niya. Kaya hindi siya makaka-join sa atin. So, siguro sa ano, sa next season, all next girls season. Na season agad. Oh, magpapanggap season agad. Magpapanggap akong babae. Ayan. So, ayun. So, yun guys. So, kilala niyo na isa-isa yung mga panelists natin. So, sisimulan na natin yung so next time for sure inviting natin sila yung mga ladies natin. Kina-target ko si Miss Dorothy. Nandun sa Kailan Club Philippines. So Miss Dorothy, if you're watching, mag-yes ka na. And then some other female. So yun. So yun lang. So sa next episode, this is not going to be the last. This is just the pilot episode. So bahala na kung anong kalalabasan nito. So, if you have any questions, feel free to put in your questions on the comment section and then we'll read them, we'll feature your comments and then answer your questions if you have any. So, hi Maureen. Maureen. Hi. Jojo Malikdem. Hello, Sir Jojo. Oh. Si Fiona. Ito, Chua, salamat din. Hello. Oh. Ayun. So, ayun. Lalim daw ng boses ko. Sorry. Kailangan po magmask sa labas natin, Fiona. Oo nga. Oo. Ayun. Mahuli ka. Okay. So, let's start na. Hello, Astrid. Sino yung may background music sa inyo? Piling ko si Liggs yun. Saka lang. Nakayos lang ako. Ayun. So, let's start. Wala akong lighting sa garden eh. Wala ka? Oh, yun. Wala akong lighting so, dito. Madilim na eh. Okay. Oh, sige, let's dilim start. Na agad. So, okay. Nawawala-wala sa team. What's happening? Baka dahil sa... Sure, that's it. Ipapromote natin yan. Okay. Hey, nice to meet you din po, Ate G. Grabe yun. Ang dami yung mag-isip. Paano ko naman? Si Mixi, pinapagawa niya ata yung buong greenhouse niya ngayon lockdown. Ayan, so let's start na. Comment din kayo ha, kung hindi nyo sila marinig, let us know. Ako yung boses ko kasi medyo malakas talaga yung boses ko eh. So, sabihin nyo lang kung kailangan kong hinaan. Okay? So, let's start lang with our initial topic, which is how we cope up with this pandemic situation. Personally, and then how it affects your plant, your plant life, and then your nurseries. So, let's start with Jhogi. Jhogi, are you there? Jhogi, naririnig ko sila? Hindi naman tayo marinig ni Jhogi. Oo nga. Baka nagta-travel pa yung sound. Wait, naririnig ko kayo. Ayan. May delay. May delay kasi nagta-travel pa papunta ng Japan eh. Kasi advance kami ng banner, di ba? Oo, ayun. So Jhogi, how do you cope up? How do you cope up with the pandemic situation? Sa Japan naman, kahit may corona, tuloy-tuloy pa rin yung work namin here. Pero yung mga malls and yung mga crowded places na pwede puntahan ng tao, sarado lahat yun as of until now. Kaya yung pwede mo lang puntahan ngayon sa Japan is yung department store or yung pinagka-groceryan sa mga malls. Pero yung mga outlets, lahat wala. Kaya ngayong araw, pumunta ko kay Tony, di ba? Kasi ngayon lang ulit sila nagbukas. Ulit. Kaya ngayon lang kami ulit nagkita.
So how did it affect naman yung plant life? Yung, so it's, ayun nga, medyo malungkot kasi yung auctions nung nakaraan were canceled, kating-kating na ako pumasok ng pera. Grabe. Sana lahat tayo kating-kating gumastos ng pera. Kating-kating ka rin naman, Jello, kita ko eh. Oh, sige. So, let's move on to next, Migs. So, Migs, how's your pandemic life? So, na-lockdown ako sa Cebu for 2 months. So, sarap! Sarap pa yun. Masarap siya kasi. Masarap din kasi inalagaan kami ng mga admins doon habang nandoon. Tapos, kauwi ko, dahil syempre ang mga plants ko dito as a seller, import tapos sell. Come and go yung plants dito. Ngayon lang sila nagtagal ng 2 months na nasa garden talaga. So pag uwi ko from Cebu, 2 months sila, parang dumobol yung size, ang gaganda. So natuwa ako. So dito naman, nang nasa Pampanga na ako, almost the same lang kasi everyday nasa garden lang din naman ako eh. Ayun, that's MCQ na dito. Kaya na, may mga bisita akong pumunta dito everyday. So, yun lang. Wow. Okay. So, next, Tim. Ito si Tim, nakakondo to eh. Naku. So, Tim, can you hear us? Hindi pa yata. Tim? Yeah, medyo malabo. Rinig niyo ako. Oo. Oh. Oh, yeah. Rinig ka namin. Meron. So how's your pandemic life then? How's your lockdown life? Sorry ano? How's your lockdown life? So paano ka naka-cope? How's my lockdown? Okay. So siguro ano isa case ko kasi hindi ako na lockdown sa bahay namin. So kasi I work full time. So nagre-rent ako somewhere here in Taguig. So nung nag-lockdown, hindi na ako nakauwi sa amin sa Quezon City. And then for 2 months, yun, hindi ko nakita yung family ko, tapos yung plants ko din. Hindi ko pa nakikita ever since the lockdown. Pero ang dami mo ng plants, ang dami mo ng plants dyan sa condo mo. Sorry, malabo, Jello, hindi kita maintindihan. Naku! You might want to adjust your laptop volume or your phone volume. Yep. Okay. So let's move on to Wilson. Sa akin, biglaan. Siyempre, nandito sa Manila tayo, diba? Usually, sanay ako nakikita yung mga plants ko. Every night lang, tapos mag-weekend yan. Or di kaya sobrang early morning pagkagising ko. Paano ko naka-cope dun sa lockdown? Mabilis lang kasi we have, yan, busy tayong mga gardeners kasi or mga plant people. Usually, madaling mag-adjust kasi, yun nga, meron tayong pinagkakaabalahan, meron tayong pinagkakabisihan. Tapos, kumbaga parang mas nagkaroon tayo ng time para maayos, mag-propagate, ma-check natin isa-isa yung mga plants natin. And so, parang, before kasi parang sabi natin sobrang wala tayong timing, ngayon parang sobrang nagkaroon tayo ng maraming time. And then so yung mga plants yan, it helps me para medyo malibang and then makita, maobserbahan talaga sila isa-isa. So ma-check mo. So yun, so it helps me a lot na para mas makita ko pa yung growth nila, yung mga observations sa kanila para mas naka-focus and tuto ka sa kanila ngayon. So for you, productive tong lockdown season. It's productive sa plant ko kasi nasa bahay ako. Pero kasi not with the person. Nasa bahay ako. So since nandito yung mga plants ko sa akin, natututukan ko sila. Oo. Ayun. Okay, thanks for that, Wilson. Now let's move on to Sir Dan. So Sir Dan, how did you cope up?
saktong-sakto ngayon, yung season ngayon, sana nang malakas yung selling ng plants namin. Ngayon yung pinaghahandaan namin ng pagbenta ng madami para makabawi before the rainy season. Kasi pag rainy season, medyo humihina ang sales. So, yun yung naging problema business-wise. Pero sa in terms ng plants, medyo sakto naman for breeding. Walang disruptions sa breeding. So, madami kaming oras to breed mga astros like this. Yan, saktong-sakto yung... Yan. Saktong-sakto siya. Kasi ngayon talaga yung blooming season ng karamihan ng aloes, astrophytums, gymnos. So, masaya yung breeding. Medyo isolated kami. So, kung baga walang istorbo. Nakatutok sa planting. Ngayon, madami dapat mga bisitang dumadalaw. Kami. Pero, Sir Dan, yung ano pala niya, I think madaming question kasi nito recently for the online sellers. So, hindi pa rin nag-send from Benguet going to Manila? Kami, limited ang tinatanggap ng LBC dito. Ngayon lang, this past week lang sila tatanggap ng mga items for shipping. Pero limited lang kasi limited din yung stock nila. So kami, nagpadala kami ng mga plants full sale via vegetable tracking papuntang QC and via Victory Bus Line. Pero wholesale pa lang. Mostly wholesale yun. Mm-hmm. Okay. So, for those who are watching who wants to buy plants in wholesale, i-message yung Sir Dan. Ayan, Tim, are you back for good? Yes. Sorry. Wow. Nice. Okay. So, nandiyan na ulit sa Tim. Yeah. So ayan, like... Anong lockdown story ko? Question si attorney. Ano yan? Share daw how your love of plants changed her life. From being a fireman to being a gardener. Ah, okay. So... nag-resign ako as a fireman kasi yung interest ko talaga natanggal sa pagiging fire. So talagang everyday bago kagising hanggang bago matulog, plants ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, lugi na yung gobyerno sa akin. It's about time to resign. Doon na lang sa deserving na tao. Buti na lang walang natulog. Ayun. Meron ka rin daw story. What's your inspiring story, Sir Dan? Si Ma'am G. Matagal na kasi nung CSP days pa, Cactus Succulent. Philippines ba yun? Dati pa? 2000... Succulent Society Philippines. Of the Philippines. Hindi, yung CSP pa yung active noon. Yung meron pang isa. Oo, CSSPI. Yung before Cactus and Succulent Philippines, parang ganoon ata. Kami pa lang nila Ma'am Veronica Inuturan, sila Attorney Sagadal, sino na yun? Yung admin doon. Active sila sa organization, sa society dati. Yan. Nag-umpisa, kilala ko na si Ma'am G. Nagbebenta pa lang kami ng mga halaman. Yan. Parang doon pa lang yung start ng umuuso yung mga selling online. Wala pang mga active na Benguet sellers online dati. Doon kami nagkakilala ni Ma'am G.
Yun. So okay. So that's our story, guys. So if you also have a story, an inspiring story during this lockdown season, feel free to comment it below so that we can also read it. Okay, so nawawala na si Tim. Hindi na siya nakabalik. Nawala siya. Tim, mag-ano ka na lang mag-cellphone. Baka laptop yung gamit niya. Ayan. si Doc Alan. Napakahaba ng question ni Doc Alan. Seryoso ba? Oh, ulit, oh. Ulit. So, basahin mo, Wilson. Wait lang ha. Question for all. If malalockdown ka for 3 months ulit and papipiliin ka, anong isang plant group? For example, aloes lang, gymnos lang, etc. Ang malalockdown with you, ano yon and why? Ba't walang parang hawak? Parang tinatandang pa ba yan? Isa lang, ang hirap Shen naman. Hindi, sabi naman na Jhogi, etc. So, nandito yung sige. Ano. Okay. O, sino mo na sasagot? Ikaw, sumagot ka, Jhogi. Okay. Ikaw na muna. And wala pa si Tim eh. Ng isang plant group. For example, I'm allowed with you. And, siyempre, hawon na yan. No-brainer na yon. So, how worth ya si Jhogi. Ikaw, Mix, ano ka? Siyempre, aloes. Aloes. Ikaw, Wilson. Ako, siyempre, sa how worth ya kasi nandun yung mga kabarkada ko. Ayan, si Jhogi, si Tim. Nandun yung mga kakulitan ko. So, siyempre, lalayo pa ba ako? So, sila na lang para alam po, at least, sobrang tagal na namin magkakasama eh. So, sabi naman niya, isang plant group, di ba? So, kumbaga parang alam na namin yung mga kalokohan ng bawat isa. Okay. Eh si Sir Dan? Ako either aloes or astros. Kasi ngayon, yun yung parang hilig ko ngayon. Oh. Either maybe astro na lang. Astrophytums. Mo, how worth it, yeah. Ako siguro gym, no? Kasi yun yung pinakamadali. Bilang ako ang pinaka newbie dito sa lahat ng mga panelists na to. So, Timothy, bumalik ka. Huwag kong mag-comment dyan. Oh, viewer na lang. Oo, si Sir Jojo, may tanong. Pwede mo magpaturo sa inyong anim na kung isa to sa mga panelists na dapat panelists natin for the... Ano pong gusto nyong malaman, Senyor Jojo? Sir Jojo, nakabala ako sa tanong ah. Oo. Tapos meron pa tayong mga question dito. So, eto si Sir Jonathan. Question na to. Pero, nag-usap kasi kami ni Sir Jonathan about this eh. And then, I can probably show you later kung ano yung naging result niya. Kasi, ngayon, actually, yung reveal ko nung experiment ko. So, what I did is I made... sige. Before ko sagutin yan, I'll let others answer it first. So, sino ba? So, let's start with Sir Dan. Ano ulit? Can you answer question? The question is, have you guys tried rooting cactus in a closed container? Yung parang kapag nagsusow ka ng seeds. Ah, yes. Yan, para sa mga special cases, lalo na yung mga slightly dehydrated, mga desiccated na mga pops or cuttings. Pag naka parang sealed siya with high humidity, mas mabilis yung initiation ng rooting niya. Yung mga delicate na mahirap paugatin. So pag mas humid yung conditions niya, mas madaling magkaugat. Ayan. Sino pa ba? So, sino na yung na-answer na ba ni Sir Dan? Oo. Siya nasagot ni Sir kasi na-try niya. Ako personally, hindi ko pa natatry.
kasi medyo mainit dito. So, minsan nga, pag tinanggal ko yung pop, minsan magugulat kami, ugat na. Merong mga ganong taste, di ba? So, ako, parang normal lang. I just keep the soil moist siguro pagka dinipop ko. Tapos, in-air ko siya for a while. Pag tinanim ko, inaano ko na lang. Ginagawa kong moist lagi yung, ano, yung soil para mas madaling mag-ugat yung, ano, yung mga pops. Especially gymnos, ganyan. Ah, okay. Ikaw, Migs, have you tried? More of euphorbia yung mga tinry ko eh, pero sa closed container, pagdating sa euphorbia, ayaw talaga. Parang naalala ko, may tinanong akong ganyan kay Sir Dan, variegated na meloformis. Yung update ko doon, lahat ng closed container, sa euphorbia ha, lahat ng closed container namatay, pero yung open lang, nag-ugat sila. So sa cactus, hindi ako more sa ang ginagawa ko sa cactus talaga, hindi ko na lang kino-close eh. Hayaan ko lang, tapos tatanim ko sila kapag meron na akong nakitang konting ugat-ugat. Ah, okay. Ikaw, tapos, Georgie. Ano ang ginagawa ko pa doon, add-on lang. Let's say kinat ko yung plant, sinap ko, kung saan ko siya sinap, doon ko rin siya ilalagay para hindi manibago. Mm-hmm. Yung parang feeling na hindi manibago yung plant, feeling niya nakadikit pa rin siya, parang ganon. Oo. So, ganon din si Sir Mike ng Arid Aroids. Yun din yung advice at experience niya sa mga gymno pups. Pag linilipat mo kasi parang nagkakaroon ng change ng climate sa halaman. So parang mag-hibernate or mag-a-adjust pa siya. Pero kung nasa same location, kahit na babad sa araw, okay lang. Okay. So who else have experience with it? Jhogi, you have an experience with that? So ang masasabi ko lang doon, sa Japan kasi iba yung care culture namin eh, as much as possible. Kung gusto mo paugatin ang isang halaman, CNS or whatever plant it is, then plenty of sunlight. Kung gusto mo paugatin, huwag magtataka yung ibang collectors sa Pinas. Pag walang ugat yung cactus ko, give them sunlight. The stronger, the better. Mas uugat ang cactus kapag malakas yung araw. Then, second, for you. Oh, nawala. Nawala si Jhogi. Naku, nawala. Nag-quit at na ano siya. Baka na. Pero yun na nga. So here it is. Ito yung experiment ko. Tinry ko to kasi I was browsing through YouTube. Tapos nakita ko si Cactus Story. Cactus Story is a vlogger from Thailand. Tapos in-interview niya may in-interview siya na cactus seller. I'm not sure. I think it is Diaw. Si Diaw yung in-interview niya. And then, isa sa technique na ginamit nila is to root a cactus pump. Nilalagay nila sa loob ng container. So, parang ka nagsusow. So, eto na yon. So, papakita ko lang. Ako sana. Alam mo, hindi ko pa ito nakikita. First time ko rin itong makikita ngayon. So, wow, live. Kapag, first time kapag may, live. Kapag may bulok dito, huwag niyo ako sisihin na. So, eto yung listahan yan. So, ayan yung listahan niya. Merong English red, root beer, papaya, black widow, rose, tourmaline, carnelian, PG, 19 and everything. Eto kasi, dahil nag-addict ako na mag-like, mag-mine, eh hindi ko na mababawi, wala akong rootstock. Yun pala, pang ano lang siya? Pang... Grafting. Ayan. So, general question, lahat ba yan puro gymnos lang? So walang iba? Hindi, actually merong isang snow dito na astro. Tapos meron ako isang set na puro astro rin. So magkakaalaman tayo. Aloes so, or agave, wala. Wala. Ito lang to. So, first, sino ba to? Si Medium Maprang. I'm so sorry. Pinatay ko siya. Ano na siya? Hindi niya siya makita. Ito siya.
Ito siya, wala na, parang ano na siya, parang watery na siya. Okay. Na siya. So fail siya. So fail siya. Next is si Snow. Pure color ba 'yon? Ha? Pure color or variegated? Ito medyo pure to eh nung time na 'to. Ah. Yan. So wala, wala. Ito sobrang less green ito. So wala siyang nangyari. Si Snow V, yan, wala pa siyang, wala siyang roots after 2 weeks. Tapos next is si Marshmallow. Ayoy, si Marshmallow promising. Kita niyo ba? Medyo nagro-root na siya. Ito, yung pinakamalakas ang root, si Carnelian. For sure. Yan. Matibay yan. So, if you can see that, ayun. Tapos, sino pa ba? Ayan, wala na. Hindi ko na isa-isahin kasi makukuha ko yung time. Pero, so, ang plan ko dito, dahil naka-2 weeks na siya, tatanggalin ko na yung cover. And then, lalagay ko na lang siya sa ilalim ng trunk. Tapos, ito pa yung isa. Let's wait. Ano kung may namatay din ba? Ano kung may namatay din? Ayan. So, ang nandito ay sila Drax, PDM, Pastel, Papaya, Sepia, or whatever, whatever. So, medyo wala pa rin. Medyo wala pa rin siyang roots. So, feeling ko pag full var, medyo mahirap siya mag-root. Tama ba? Sir Dan? Kasi meron ako dito si Papaya at saka si Orangey, wala. Mushy na siya. So, sa part na to, wala. Wala pang nag-root kahit isa. So, sa tingin ko, ang average niyan, mga 3 to 4 weeks. Ah, dapat na naka-close siya, ganun? Na rooting. Medyo matagal. Oo. Ah, okay. Ayun. Pero lahat ba sila, full variegation, or meron silang chlorophyll, or meron hindi, green? Hindi, meron green. Yung isang batch, yung iba, meron siyang mga green. Ayos. Ito naman yung sa Astro. Hindi ko makita. Ayan. Ito yung mga Astro. Ewan ko bakit nagbabrown to. Feeling ko dahil sa color na lang eh. Wala pa rin siyang mga roots. Parang mas matagal ata mag-root ang Astro eh, Sir Dan, di ba? Lalo na sa snow. Parang parehas lang. Depende sa klase ng Astro. Tagal. Okay. Ito isang gymno na to, wala, may nakahawak na siya sa ano. Ang dami na niyang roots. Saka ito ring isa. So puno na rin siya ng roots. Anong gym na 'yan? Ay, naku, hindi ko na alam. Wag mo ko tanungin sa mga ID. Unless kaya mo siyang i-ID. Hindi. Ayan. Oh, yun yung update ko. I'll post more about this experiment. Pero for Astro, wala. Zero tayo. Zero ang nag-root in 2 weeks for a closed container. Ayan, ibalik na natin sila. Thank you, Sir Jonathan. Andyan na sila. Hello. Ngayon. Ayan, okay. So, you're back. So, yun yung, thanks Jonathan for the question. Meron pa tayong isang question kanina eh. Ito si Sir Bobby, medyo lockdown related. In terms of events, medyo mukhang malabo ata na magkaroon tayo ng mga plant events. Bawal even eh, after diba? Even after the lockdown kasi we don't know what the new normal is going to be. For next year na yan. Next year pa. Kahit conference, bawal. Any type ng merong congregation ng mga tao, bawal. Bawal man yan, Anita, bawal. Pero I think ang pinakamagandang gawin ngayon is magpakasal. Kasi kayo. Kasi pag nagpakasal kayo ngayon, konti na ang bisita. Tipin.
Konti na ang bisita kapag nagpapasal kayo. Via Zoom lang, via Zoom lang yung kasal. Oo, via Zoom lang yung kasal. Ayun. So thank you for your question. And then we have one more. Hello, Sir Dran from Pangasinan. Oh. So si Astrid, kung ma-lockdown daw siya, Alos and Echeverria. Alos. Hoy, eto, Jhogi, there's a question na na-miss natin. Mga sir, sila Sir Jello kanina. May naiwan akong question about Abo. Sabi po ni Sir Jhogi kanina, okay lang na hindi dinaga yung word every summer. Ibig sabihin po dun, as in, wala po. Ayan, guys. Wag nyo didiligan ang kawartiya during summer time or else you will just kill it. Wag. Oh, narinig okay. Nyo si Jhogi. So no watering of hawortia during summer. If you water the hawortia during summertime, the water will boil the roots. Iinit po yung tubig sa soil. Then it will dissolve the roots of the hawo. Then the hawo will eventually die. Pero yan, paano kung if mainit yung location, di ba? If sobrang init talaga ng location. Paano pag kisardan? Pag kisardan na location, for example. Kasi yung hawartias talaga, yung best time to water them is 30 degrees centigrade and below. That's the best time to water them. Pag mainit masyado, above 30 for example, degrees, above 30 degrees centigrade, wag didiligan. Oh. Diniligan mo ba, Sir Dan? Kayo guys, may tanong pa kayo sa hawartias. Kanina. Paano kung si Sir Dan, ano ba, nagdilig siya gabi na, so or hapon, medyo mababa na yung climate. Pero syempre, kinabukasan medyo basa pa rin yan. Tapos medyo, syempre basa pa rin. And then, tumaas ulit yung climate. So, what will be the possible na mangyari dun sa... Yung outcome lang niyan, in the long run, isa-isa madudurog yung ugat. Pero yung hawartias ba kapag sobrang taas ang temperature, magdodormant ba siya? Yes, they will undergo dormancy na. So, mas less likely mo nga talaga siyang didiligan kapag nag-dormant. Yes. Wag na gagalawin pag mainit. Ayun, may featured plant na siya. Oh. Wait, oo, raffle na yan. Medyo naging dormant yung ito. Nung uminit, nagdidilig pa rin kasi kami. Gusto niyo ba makita yung roots ko kanina? Sure. Go. Sige. Wait lang, medyo shocking kasi wag na lang kayo mag-uulat sa presyo, may price tag. Oh, mas maganda 'yan. Alam na namin yung kapasidad. Mas maganda 'yan para mo. Naku, baka ibenta sa atin ni Sir Dan ng ganyang price din. Oh, raffle, mag-mine na tayo. Mine. Raffle time. Pamain na lang po. This is a worthy up. Pygmea na reverse variegated. Galing kay Tony ito kanina. Di ba yan yung 130, sabi mo? Uy! Huwag ka na maingay. Ay, gano'n. 130 pesos. Bakit benta ng nanay niya ng 130? Oh. And then, wait lang ah. Check ko lang yung, marami pa kasi, uy, hirap magtanggal ng balot. Pero yung isa na lang, yung Hawartia picta siguro yung pinakamaganda ko nabili ngayon. Kasi good question. Yes. So, 'di ba malapit na ang summer diyan kasi dito matapos na, so tagulan na diyan summer na. So, yung yes. Mga hawartia mo na 'yan na binili kanina na sobrang tataba. Possible bang mag medyo pumayat? Yes, it's possible kasi hindi ko sila didiligan talaga. Oh, lalo ka na. Kahit under sila ng grow light at saka medyo sa controlled temperature sa area mo. Yes, hindi ko sila gagalawin. So okay lang for hawartia yun? Doing lang, it's either early fall or winter type. Pwede mo silang diligan. So okay lang ba yun sa hawartia? Yung parang nagbabounce back siya from being ito, dehydrated. Ito, wala ako price nito, Wilson. Kasi since nandito naman tayo sa live. Apat na lapad. Mali! 10 lapad. Wala. 150. Ipaparaffle mo ba yan, Jhogi? Mali. Sobra ka.
Mag-ingat-ingat sa mga pinapakitang halaman para biglang raffle. Raffle mo ba yan, Jhogi? Oh, raffle. kung sino makaka-guess? 100,000 Wilson. Yen. Pesos na yun. Wow. Yan ba yung sinasabi ni Eva kanina? Yes. Na pinili mo na isang kotse na yan. Pang down sa kotse na. Naka-live tayo, tapos gano'n. Oo. Ano ba yun? Sinabi niya na eh. Sinabi niya na. Sarado pa ang Victoria Court ngayon. Ang ganda kasi, sarap bumili. Oo. Nakaingit. Oy, may question si Sir Bobby. Sir, bakit po yung collector sa simula, tapos bandang huli na din yung seller na? So, sabay ko na lang, iriripat ko pa yung iba dito. Can you hear me? Pwede ko sagutin yung kay Sir Bobby. Pwede ko sagutin yung kay Sir Bobby. Oh, go. Sige, okay. Go. So, normally meron talagang time frame. So, una, collect ka muna, and then after nakapag-collect ka na, nakapag-propagate ka na, syempre hindi aabot ka rin sa point na magse-sell. Let's say propagations and all. So parang para sa akin meron siyang time frame na hindi ka magi-stop as a collector lang. Kahit pa paano, 'di ba? Nakakapag-sell ka. So ayun lang. Yung iba nakukulitan sa mga HM comments, HM ng HM. Bumigay na lang. Totohanin na. Nagbenta na lang din sila. How much? Siguro yung iba hindi rin naman talaga seller, pero siguro parang seller/collector. Pero kung mga collector talaga yung nagbebenta, mas naniniwala ako na ang gaganda ng plants, kasi usually meron silang passion for the plants . Kumbaga parang before collector sila, 'di ba? So alam nila kung paano alagaan, alam nila kung paano ingatan. So yung mga plants nila parang talagang mga high quality. So talagang mga alam nila kung paano bibigay yung mga dapat na care sa kanila. So parang actually maganda rin bumili sa collector . Minsan kapag propagation na nila, minsan mas mababa pa nga dun sa original price na nakuha nila yung plants . Kasi minsan sobrang taas. Oo, may nakita ako na ganyan. Sabihin ko sana. Buta hindi ko pa natin. Sabihin ko sana, parang binawi mo agad. Binawi mo agad yung pinambili mo dyan sa pop na binibenta mo. Minsan naman daw. Pero siguro yung iba kasi parang okay, di ba? May mga collector na parang, may marami pa rin collector tayo na nakikilala na pagka nagka-pop or na paganda nila yung nila. Siyempre, gumastos pa rin naman sila, talagang binili nila yung best of the best na plants . So, that's okay correct. Lang din naman. Na okay pa rin lang naman na ano man sila. Pero siguro nga sabi ni Sir Dan, wag yung sobra-sobra. Hindi ako ha. Ako more into seller ako ha. Pero, parang mga 20% or to 30% mga propagation. Kadalasan yung propagation yung mahirap ibenta. I mean, nahirapan akong ibenta. Parang nahirapan akong i-let go ng mababang presyo. Propagation lang yan. Sige, go. Pero usually, kapag pinaugat mo sarili mong propagation, mas mahirap siyang i-let go talaga. Sabagay, may point. Ba't ko ibebenta ng ganito? Kasi talagang inalagaan ko. Mas madali yung import ko kaysa sa inalagaan ko. So, yun din. Minsan, mas mahirap. So may attachment kasi gano'n. Siyempre. Si Tim nagbenta rin doon. Si Tim. Oh, kasi nag-start ako as a collector, 'di ba? So eventually parang hindi siya sustainable na puro out na lang ng pera. And I want to continue the collection part. So I have to sell some din para makabili ako ng ibang plant din. Diba? So parang pinapaikot ko lang siya. Kasi at the baseline, I'm still a collector. So yun, ganun. Yun yung transition ko. Collect, tapos I sell para makakuha ulit ako ng, alam mo yun, more plants to collect. You sell plants to buy plants. Yes. Mas mahal yung binibili natin .
Oo. Pero nakakatuwa lang kasi sobrang dumadami na yung mga plant enthusiast ngayon. So madami na rin nakakapag-propagate, madaming interest for the sellers. So it's good for everyone. Okay. So meron pa tayong may next question tayo dito, guys. So, dahil sobrang dami nating question, mamili na lang tayo ng dalawang panelists to answer per question. Kasi baka abutin tayo ng alas 10 ng gabi dito. Ayan, so anong mas preferred nyo? Clay pots or plastic pots? Sagutin ko na yan bilang dito yung gawaan talaga ng mga clay pots, ha? Oo nga, sige. Okay. So, Pampanga. Wala naman problema kung clay pots ka or plastic pots. Ang masasuggest ko lang, if clay pots ka, all throughout mag-clay pots ka. Kung magpa-plastic pots ka, all throughout plastic pots. Kasi kung i-mix-mix mo yan, magkakaiba yan ng watering requirements. Yung clay pots, mabilis matuyo. So, iba ang schedule ng mag-edit mo doon. So, mas mahihirapan ka sa tedious ang work. Pero syempre, clay pots pa rin ang pinaka-the best sa lahat. Para kang nakakadama dyan, kapag iba yung kulay ng paso, ibig sabihin, basa pa siya. So, hindi ka pa mag-edit. Unlike sa plastic pots, hindi mo siya agad makikita kung basa pa or tuyo. Yan lang. Sir Dan. Okay, feature ko to since mga paso yan. Paso ni Sir Joey. Gift ni kung may Kitoy pots, mayroon tayong Kiko pots. Ayan. Ang ganda. Paso ni Sir Pascal Kiko. Ganda niya. Ayan. Gawa niya yan. Yung mga first batches ng mga paso ni Sir Kiko. Oh, si Kiko! Actually, meron din ako eh. Teka lang. Oh, sige. Actually, in-invite ko si Kiko. Kiko rin to eh. In-invite ko si Kiko dito. Oh. Unfortunately, this app can only handle 6 participants. So yo, so I'll try to feature Kiko next time kasi sobrang eto kay Kiko rin. Sobrang Kiko artistic na tao. Oh. So. Yan. Kiko rin. Tungkol sa mga pottery naman sila Sir Joey, maganda yang speaker. Yan. So yan, kay Kiko rin to galing. Salamat. Buti na lang kaibigan natin si Kiko. Oo nga. Oo nga, kaya alam niyo guys, based on experience dito sa plant industry na to, bigla na lang akong parang na-interest dito. Always value the friendship that you build with your co-plant lovers and hobbyists. Kasi it's going to help you along the way. Exponential yung growth mo as a collector kapag you have friends around. Parang kang nag-propagate ng friends. Oo. So parang sinisipin. So sabi may namamatay, na, may namamatay din, ano? May napubulok din. Oo. May nalulusaw din. May nalulusaw din. Pag yan, pag mga bandang, ano, pag medyo mainit-init na yung usama. So, from Miss Kat, so, collective seller here, and my reason of selling, I can buy more collection, and I'm updated with the new CNS release. So, yun. Parang si Tim. So ano pa? Reverse pignata daw, Jochi. Para parang nabit na ba tayo sa Bangkok, Ma'am Kaylee? Ay, grabe daw ka. Parang pamilya. Oo, no? Jochi, may message sa'yo si Doc Alan, Jochi. Nag-message na siya kanina eh. Oh, may question from Glenn. Yung astro ko, nakapatong lang sa soil niya, ayaw humaba agad till now. Na aangat ko siya, walang ugat na kumakapo, pero buhay naman. 8 cm diameter. O kasi ito ata, yung ngayon lang ako nagkakaroon ng interest with astros. Pero based on my research, and bahala na yung mga iba na mga experts dito to answer, iba-iba kasi yung root system nila eh. Tama ba? Yung mga ganito, astros. Ganito gawin mo, Mr. Glenn. Baliktarin mo yung astrophytum ninyo. Then itutok nyo sa arawan yung base niya for 1 month.
ipapad ko lang siya sa araw. Totoo yun? Totoo yun. Hindi pa siya madedeform yung top? Uy. So naka-ano? Naka... Isa yung technique in Japan. Ginagawa ni Tony yan lagi para magpa-ogatario cargo sa items. Susubukan ko yan. Naka-upside down, gano'n? Upside down talaga, literal. Oh, so yun ha? Worth talking about na ano? Ito yung pop na Astro. Kasi di ba meron sila sinasabi, iba naman parang mga from seeds, ganyan, na pinutulan ng ugat. So ito, ang tiyatan niya rito is from pop mismo na pinigtas from the plant? Hindi eh. Sabi lang niya, may malaki na ito eh. Lang sa soil. Sabi niya kasi, until na walang ugat. Hmm. Ah, yung mga hard to root, mga slow growers. Yung mabagal ba, Jhogi? Yung mahirap magkaugat? Hindi. Yung mahirap magkaugat. So, yung usual, yung mga karaniwan, okay lang. Na diretso sabi niya, na. Sabi niya kasi sa question niya, di ba, nakapatong lang sa soil. Ayaw humaba ng ugat. So, basically, meron na tong ugat before. So, this is from seeds, parang ganun. Not from the... not from the fruit na tinanggal, tapos, di ba, parang uka. Kasi pag binaligtad mo yung Astro for a month na nakabilad sa araw, magugulat ka na lang may lalabas na ugat kahit wala siya, kahit hindi mo siya binabasa ng water. Kasi the sunlight will induce it to root. Mm. So, if force niya, parang ganun? The hotter, the better. Lahat ba ng klase ng Astrophytums? Yes. Or lahat. Ariocarpus din ah, ginagawa rin namin yung sa Ariocarpus. And ferrocacti ito. Ayun. Hi, Doc Jane. Thank you for watching. Mahaba na kabuhok. Oh, dalawang buwan na. Oh, may follow-up si Doc. So, just to clarify. So, ang question natin kanina is, let me find that again. Yung Astro niya na nakapatong lang sa soil, ayaw umaba yung ugat. So meaning, may ugat na to, pero hindi lang siya umahaba until now. Inaangat niya, walang ugat na kumakapit, pero buhay na buhay naman, 8 cm diameter. As per Jhogi, one of the recommendation daw doon is i-upside down niya yung Astro niyo. Para ang naka-expose sa sun is yung root part. Tama, Jhogi, di ba? Tama din. Then tandaan nyo guys ha, Astrophytums love heat. Pag hindi mainit, walang ugat ha. Kailangan ng init. Anong average temperature na optimal growth sa Japan? Astrophytums. Kapag summer time, umaabot ng 55 degrees centigrade yung loob ng greenhouse. Ang average. Kasi init doon, Diyos ko. As Tony Santos said, the hotter it is, the fatter they become. Ganun din yung na-observe ko dun sa isang breeder sa Thailand. Sobrang init ng tunnel niya for Asterias. Talagang walang airflow. Front and end top covered lahat. Tapos sobrang init. Oh, grabe. So guys, mukhang kailangan na natin mag-invest sa greenhouse. Kasi that's the only way. Okay, no, okay. Actually. Okay. Sabi nga, ito narinig ko to kay Miss Wards kasi si Miss Wards is a contractor or a greenhouse builder. As far as I'm concerned, doon talaga nag-start si Miss Wards. So ang sabi niya is, why will you buy expensive specimen kung hindi mo siya pag-i-investan ng greenhouse? Tama. Natatawa si Migs. Ayun. So, ayun. Sino kaya ayaw walang greenhouse dyan? Before ka pumili ng mga 100,000 worth of cactus, make sure that may greenhouse ka. Kasi masasayang siya. Isipin mo 2 million worth yung collections mo tapos yung greenhouse mo wala pang 20,000 yung mag-protect sa halaman mo wala tama pang 20,000 pesos. Hindi, pero general sa atin lahat dito
na-observe namin, pati yung mga big growers, ayaw gumastos sa mga greenhouse. Lahat, sobrang mamahal yung collections pero ayaw nila mag-gumastos ng structure. Ayan. Pambili ng lupa for the structure, walang budget. Pero maraming budget. Oh yeah, so may question si Ate Jo. Question po, nagdidilig po ba kayo with calcium nitrate para sa mga cactus? Okay. Sa CNS talaga, yung pinakakailangan talaga nila is magnesium eh. Pero other trace elements, not so much kasi here, we just use water lang talaga to make them grow big eh. Mga fertilizers, ano, hindi naman namin pinapansin nyo masyado. Kasi kung gusto mo lumaki agad yung cactus mo, during summertime, didiligan mo sila every day. People, I'm not joking, every day. We water our cacti in Japan every day. Then give them cool nights sa gabi. Then after 5 years or so, yung seedling mo astrophyto na sobrang liit, it will turn big in 5 years lang. Okay. Ayan. Then trim the roots every ikatlong buwan, every 3 months, wow. Trim the roots, then change medium, bagong medium. Alam ko magastos, pero ayun yung technique namin dito para mapalaki agad sila. Tuwing 3 months. Oh, so isingit na natin yung topic niya, yung repotting. So kayo guys, based on your experience, kano kayo kadalas mag-repot? Every 3 months. Ako, oh, pag malaki na. Ako rin, pag hindi nakasa sa pot. Kasi like, para sa akin na. For example, Sir Dan, sa inyo, sa nursery, how do you repot it pa ba? Or pag lumaki na lang, pag umupot na siya? Oh, ganun yung practice namin sa dami kasi ng halaman. Karaniwan ang ginagawa ko sa mga collections, pag nakikita ko ng may lumalabas na roots sa ilalim ng pot, for example, pag lumabas dito, mag-repot na ako. Tapos yung mga collections ko ng succulents, mostly overpotted. Gusto ko na kasi ng huge, mas malaki. Parang nakatanim sa lupa. Pero ano, di ba ano yan? Ito contest, ano ba yan? Palagi yan sa mga discussions eh. Meron ba specific type of cacti na pwede mong i-overpot at merong hindi pwedeng i-overpot? Depende dun sa klase. Pag yung cacti mo ay lumalaki, katulad ng mga golden barrel, the more root space, the better. Okay. Or yung mga discorea or mga columnar types. So, the deeper the roots, the better. Parang ganun. Pero yung mga aloes, ganun, mas maganda yung tamang size lang. Ah, okay. So, most, depende pa rin talaga sa soil mix mo, ganun. Talagang dapat very ganun. Very complicated din kasi ang daming genus, ang daming species. So, kaya maganda mag-specialize. Ang hirap sagutin as in general kasi specific plant for specific answers. Ayan. So, may follow-up lang si Ma'am Tro Andon in one of the seminars that she attended. Sabi doon, dapat daw at least once a year mag-distinct with para tumulbay against pest infestations. So, ayun. Sino po yung speaker? Ayun. Ma'am Tro, i-ano mo si please PM us kasi yung speaker. Kasi ako naman, when I went to the US, and finiture ko si Elton Roberts. Si Elton Roberts, may special mix siya. So Elton Roberts is one of the legends of the cactus and succulent industry in the US. Ang advice niya is your water should be acidic. Yun ang sinabi niya. And I forgot the actual composition. Oh, napanood ko yun, lalo na for Areocarpus. Good for Areocarpus, Lophophora,
yung mga yun. Ah, pagka-acidic. Sir Dan. Oo. Kaya ako, nung narinig ko rin yan, ang ginawa ko, lahat ng halaman ko, nag-topsoil ako ng lava rock. Lava rock? Kasi sabi nila acidic siya. So, ang problema naman, lahat ng halaman nilagyan ko. So, meron din palang halaman na ayaw ang acidic. Ayaw niya. ano mga halaman na ayaw ng acidic? Ayun lang. Slight, very slightly general, lang. Slightly acidic yung mas maganda. Nasa neutral, neutral to slightly acidic in general. Pero pag specific plant talaga, katulad ng Areocarpus, acidic ang gusto nila. Nakalimutan ko yung exact acidity level para mas maganda. Pero yung ginagawa ni, katulad ni Kitoy, dun sa video mo, parang isang pail, one pail of water, nilalagyan niya ng one spoon of vinegar para maging acidic yung soil, ay yung water. So pwede yun for, kunyari, home, ano ka lang, sa bahay, hindi ka naman nursing, pwede yun. Meron akong one pail of water, dagdagan ko lang ng vinegar, tapos yun na yung pangdidilig ko. Pwede na siya. So para everyday, ano yun, maintenance. Okay, every week, ganun yung gagawin ko. Normal watering ko ba siya ihahalo? Ganun ba yung practice? Hindi ko sigurado for Howard. Yes, Jhogi, anong practice nyo sa Howard? Yes, pala. So, Howard, yes. Dito naman kasi, yung Howard, yes naman talaga, hindi sila picky sa pH ng water. Basta, as much as possible i-maintain nyo lang yung best temperatures for them para maganda yung outcome kasi yung ginagamit kong water is RO, yung reverse osmosis water para hindi mag-build up yung calcium sa akadama. Yun lang. Then, sa watering naman, yung award niya, water when completely dry lang talaga. Pero, wag nyo hahayaan na matuyo completely yung soil ng award niya kasi pag natuyo talaga ng completely, the fine roots will die off. Ayaw natin mangyari yun. Kasi in Japan, yung breeder's perspective ng mga Hapon, they look at what's underneath the pot, not on top of the pot. Ako, wala akong pakialam sa itsura ng Howard sa ibabaw. Basta healthy yung roots niya. After nun, healthy din yung halaman sa taas. Totoo. So, si Astrid, may question lang. Astrid, yes. Kapalitan mo din yung soil mix mo after 3 months. Yes, so bagong soil. Bawal ang old soil. Itatapon mo yung lumang soil, ha? Tapon. Oh, grabe. Ang yaman kasi ni Josh. Ayan. So, si Miss Jo, si Ma'am Amy daw, yung speaker for calcium nitrate. Pero hindi naman siguro mandatory. Parang it's advisable lang siguro kasi di ba sinasabi niya? Once a year lang naman daw, sabi ni Ate Jo. Ang purpose yata nun is para hindi magbita, yata. Kasi di ba calcium nga? So parang, para siguro kung mag-absorb man ng sobra-sobrang tubig yung cactus mo, eh hindi siguro siya magbita. Yun ba yung purpose nun? Hindi natin sure for calcium nitrate. Pero may follow-up. Any kind of vinegar? Oo, kasi si Kitoy noon, ang ginamit niya lang is grocery white vinegar. Parang dati puti. Parang dati puti lang. Well, ang gagamitin ni Jhogi, apple cider. Kasi baka iba na yung acidity noon. Baka ibang pH level ng apple cider. Kasi di ba, ayan, so ito yung may question dyan. Wala si Mig, so dapat bumalik na siya. Ano bang pH level ang recommended for plants? For cacti? Meron na. So kung acidic, dapat mga 7, ganun? No, below. Acidic kasi nasa 5 pababa. Oh. pH of 5 pababa.
more than 5 is alkaline na. Ah, so dapat below 5. Dapat below 5. Malaki ba ang effect para sa inyo ng tall slender pads versus yung palapad na pads, especially for Wartia? Tandaan nyo ha, Wartia roots are so long and mukhang radish. Kailangan tall, deep pot, malalim. Around 6 inches or more? Depende sa klase ng Wartia. Pero yung recommended ng Japan is 6 inch tall pot. Kasi yung meron ako Wartia before, yung ugat niya umabot ng 1 foot. Wow. Laki yun. Kaya hindi talaga natin masasabi kasi yearly sa Japan kasi may new breeds of Wartias kasi kaya kami na lang nag-a-adjust. May nagtitrim kayo ng roots na Wartia or pag yes, repotting? Nagtitrim po every 3 months din. Ooh. Grabe. So ayun. Oo. Pero for all pala, no? Kasi before ang may mga advice kasi na wag gagalawin yung roots ganyan kasi sayang. Pero lately yung mga ginagawa ata nila is like what Jhogi said, much better i-root trim kasi it's going to promote growth. When you repot, tama ba 'yon? Yes daw. Ayan. Also, my question si Doc Janet. Kung may compost mix mo, it can contribute sa acidity na, di ba? Need pa slightly acidic water. Ayun. So, feeling ko, depende talaga sa soil mix mo eh. What your soil mix is. At saka, kung hindi rin siguro, depende pa rin sa environment mo. Kung nasan ka. Unless you have... Yung mga nakikinig na mga nag-uumpisa pa lang, huwag masyado ma-stack sa acidity. Okay na yung regular lang. Kasi may mga specific plants lang na acidic ang huwag na masyadong kuan. Pag naging mas specific yung collections nyo, doon kayo mag tumutok sa mga minute details. Pero kung general, wala muna. Enjoy mo muna. Huwag mo masyadong gagawin komplikado. Yun pa. Yung mga masasayang araw mo eh. Guys, kayo, wag kayo masyadong problema sa tubig. Kasi sa Japan, we only use faucet water. Yun lang. Kaganda ng cactus namin, di ba? Gripo lang yun, guys. Gripo lang. Sa Japan kasi, naiinom directly yung water. Dito talaga po yun. Diba? Diba na, pero totoo, diba? Minsan naiinom dyan directly yung water sa faucet. Oo. Sa amin kasi, hindi. Ayoko lang magsalita. Mag-apply muna ako. Ayun, sabi ni Sir Kirby, 7 is neutral. So below 7 is acidic. Yes, 7 is neutral. Yes. So ano yun? Trim roots to the core ba yun? Ask ni Justin. Hindi ah. Kalahati lang. Just Tapos yung nababasa ko din, that for cacti and aloes, mag-retain ka lang daw ng roots na 2 cm size pagka nag-root din ka. So magtara ka lang daw ng 2 cm. So more or less 1 inch. Okay, pero linawin lang din natin ah. Yung tinatanong kasi nila, yung 2 cm, this is active roots, di ba? Kasi pagkaroon kasi ng root rots or kapag natanggal lahat ng roots, definitely ikakat mo talaga yun para magkaroon ng bagong root, di ba? Oo, yun. Kasi baka may akala nila, baka may old roots kasi tapos nandun pa, ikinat nila nandun pa rin. So we're talking about here the active roots. Oo. Saan na kaya si Migs? Kung merong water, nag-trim na. Half lang na root, Justin, hindi sa core. Pero kung gusto mo talaga ng, ano ba tawag dito, ng fresh new radish looking roots, to the core talaga. Pero depende pa rin yun sa variety. Yung mga mamahalin, wag mo nang anuhin. Baka mag-ano. Baka makorona bigla.
Oo. Oh, so sabi ni Ate Cho, dito mo mapapakita sa proper outcome. Oh, yan oh, sabi ni Miss Kat, wag nating masyadong problemahin 'yo kasi siya 7 years na siya. Never niya problema ng PH. Oh, kaya sa mga newbies, ano lang 'yan ah, yung mga dinidiscuss namin dito is just based on experience and what we hear. So, don't ano pa rin ah, depende pa rin sa growing conditions and sa environment mo, so, ayan. Ipaparaffle mo ba yan, Jhogi? Ba't mo pinapakita? Wala, wala. Kasi ano, gusto ko na iripat mamaya. Kami na lang. Mine. Yeah. So, eto. Etong question na to ay napakadaming sagot. So, dahil ang sagot dito is based on your environment, I think it's perfect na when we answer this question, sabihin natin kung nasa lugar tayo, what our environment looks like, and what soil mix work for us. Okay? So, Sir Dan, on your end, you're in Baguio. What's the soil mix for Baguio climate? Ang pang general, pag lahat, kasi pag dito, hindi masyado specific, hindi na kailangan special yung soil mix pag dito kasi yung mga benguet very optimal for growth ng succulents kahit putik sa kanila okay na. Pero yung advice since lahat collectors ng starting collectors ganyan ang mas maganda loose yung madaling matuyuan. So yung iba sa conditions namin, ginagamit namin pumice and compost. So after a year, mapapalitan pa lang. Ganun yung conditions for succulents, pati mga cactus, carbonized trisal, compost, and pumice yun yung ginagamit namin. Ayun. So yun ang practice for Baguio. Let's now go to Quezon City rooftop. Nasa greenhouse yun. May sinasabi pala si Sir Dan. Sorry, kasi pag nag-change ako ng screen, hindi kayo maririnig ah. So kung sino lang yung nasa screen, yun lang yung maririnig. So may huli ka bang pasabi, Sir Dan? Yun, general guide namin since halo-halo yung nakikinig. Pumice and compost or garden soil, yun yung basic na soil mix ng succulents and cactus. Ayun. So that's what works for Sir general. Oo. Yeah, so that pero would pag oo, pero yung mga slightly yung mga sensitive plants katulad nito, mamillarias, yan gumagamit kami ng akadama and pumice since hindi kami katulad sa practice nila Jhogi na every 3 months magpapalit. Tapos na magbe-breakdown yung akadama, inahaluan namin ng pumice para loose pa rin. Kasi yung akadama magiging parang clay after some time. So para loose pa rin, after a year, repot namin, pumice and akadama yung gamit namin. Yun lang. Ayun. So let's go to Wilson. Saan ako? Ayan. So, ako, ang location ko kasi nasa Navota. So, medyo mahangin din dito kasi nasa rooftop yung mga halaman ko. So, kahit before pa, ang gamit ko, more on, mas marami pa rin pumice. And then, dati, nung nag-umpisa ako, ang ginagamit ko lang pumice and then the regular garden soil or the soil desk. Pero as yun nga, pag medyo parang yung mga plants mo, medyo hindi na siya ganun ka, ano, kumbaga parang nadadagdagan yung mga collections mo. So actually, aminado naman tayo na kapag umaarte yung mga plants natin, umaarte rin yung mga soil mix natin. So ako, ang mixture ko, kapag ka mga Haworthia, at saka mga aloes ko minsan yan, yung mga ibang mga medyo, ano na, pricey na plants. So I mix pumice, and then akadama, vermicast tapos soilless na ano
soilless na garden soil. Ito yung hindi siya yung ano ha, hindi siya yung parang mud ha. Mas maganda yung soilless na parang parang compost na kasi siya ng iba't ibang ano eh, na iba't ibang mga biodegradable na mga particles. So meron tayong mga nabibili diyan available sa mga garden soil. So yun, tapos mas marami pa rin sa akin yung pumice. And then minsan may river sand din pala ako na ginagamit kapag available. Kasi sa part ko mas madali rin matuyo yung mga plants ko kasi mahangin nga dito. So doon pa rin ako sa ano, sa soil na alam ko na medyo gritty pa rin, loose pa rin siya at the same time. Meron pa rin siyang water retention na nagagawa o nakukuha. Kasi nga, pag nagdidilig ako, minsan hindi nagbabago yung schedule ko. Like pag summer nga, minsan once lang kasi pinaprevent ko na maano yung roots nila na maluto. So nagwa-once a week ako pag summer. Pero pag medyo malamig na, nagka-twice a week ako. So parang nagpa-plump agad rin yung mga plants ko after. Okay. Well, thanks for that, Wilson. And you mentioned river sand. Yan din ang soil mix ni Sir Noy. Kasi si Sir Noy nasa... si Sir Noy nasa rooftop din siya. So, ayun. Yun, naman okay. Napanood naman na nila yung mga yung videos mo, di ba? So, I think nakita rin nila doon kung mixture ni Sir Noy. So, let's go naman sa indoor with Tim. So, Tim, yeah. Kamusta naman ang iyong indoor soil mix? Indoor soil mix, actually, yung general rule lang kasi na ginagawa ko. Basta, quick draining siya. So, I'm not really particular dun sa portions ng ginagamit ko. Ang basis ko actually is visual, na kailangan, pagka-water ko sa kanya, within 1 to 2 seconds, bababa na agad yung tubig. So, I think that helped. Kasi kunyari indoor, syempre mas limited yung hangin, limited yung init din. As you can see yung setup ko dito. So it's inside the room. So usually kapag kulang sa hangin, tinatapatan ko na electric fan and I water sparingly. Siguro once a week or once every 2 weeks. I still observe ko yung reaction ng plant, 'di ba? So, kasi everyday we see it eh. Mapapansin mo kung merong changes dun sa plants or not. And if negative yung change, and then that's the time you adjust. So far, nag-repot ako last March. So, I used yung cactus soil mix. I added more pumice, vermicompost, tapos yun na, I added mga osmocote, yung mga fertilizers, yun na yung soil mix ko. Kasi yun na yung standard ko na I think works dito sa indoor. So yun, general rule, basta quick draining, and then kailangan merong air circulation. Yun. And do you use the same soil mix with your ornamentals? Ornamentals, hindi. Kakasart ko pa lang. Medyo tricky yun eh. yung mga nagko-crossover from cactus CNS to ornamentals, yan. Nasa experimental. Ornamentals. Yeah. Yung ornamentals kasi syempre mas gusto nila yung merong water retention, yung moist parate. So, I'm still new sa mga aroids. But so far, okay naman sila. It's really, yung same yung practice eh. It's really, you have to observe kung ano yung reaction ng plant. Sa dahon, kung droopy ba siya, nag-change ba ng kulay. Meron akong cases na, alam mo yun, nagkaroon ng rust mold dun sa leaves. So I have to check again. Pero yun, ornamentals is a totally different soil mix na ginagamit. Pero, wala, ganun. You have to observe your plant. Kung okay ba sila sa location mo. Some plants, parang kahit anong gawin mo, hindi talaga. Mamatay at mamatay sila, so you have to let it go. Yung mga, diba, pwede kasing itry mo pa rin siyang buhayin. Pero, kung talagang wala na, wala. Lalim na hugot mo doon.
Ganun talaga. Oo, ganun talaga. Kasi pag-usapan. Si Jhogi, si Jhogi naman, Jhogi. So Jhogi, ano yung setup mo sa bahay niyo? Is it rooftop ka rin ba or by the windowsill or indoor? I have a indoor then for my Howard Kias, then I have a outdoor. May greenhouse ako eh actually. Kaso nga lang hindi ko pinapakita. Then yung setup ko naman sa indoor. Yung Howard Kias ko kasi nakalagay sila sa isang tray with akadama. Nakapatong sila doon sa akadama. Yung pot nakapatong doon sa akadama kasi we have a batag dito. May tinatawag na perched water table. Kumbaga, pag magdidilig ka ng medium mo, the water will just stay doon sa medium mo. Hindi siya magde-drain pababa kasi yung capillary action ng medium, it pulls the water pataas pa rin eh. Kaya naglagay ako ng kahit anong medium pwede may lagay doon sa tray. Akadama, sand, or whatever. Yung gagawin kasi nung medium na yun, na nasa ilalim ng paso, it will wick the water pababa. Parang hihilain niya yung excess water dun sa pot kada dilig mo. Kaya hindi ako nag-aalala sa rat at never pa akong namatay ng halaman ni isa. Kaya yung medium naman sa Japan is, yun nga, Japan is known for wala siya. Parang kitong sasa, ganun din. Nothing special naman sa medium ng plants dito. Basta well-draining lang talaga. Then, ano ba tawag dito? Kapag nagpapatubo kami ng seedlings, kahit ano seedlings, sa Workia, Pakipodio, Mesen, anything CNS related, we use horticultural sand. Pure sand. Yung pinakita ko sa inyo kanina, Jello, nung tangali. Diba? Buhangin lahat yun. Kaya nagtataka kami ni Tony bakit yung ibang collectors and growers sa ibang bansa, they use fancy soils. Eh, samantalang kami dito ni Tony, buhangin lang. Eh, nakita mo yung plants ni Tony, sobrang ganda, buhangin lang lahat yun. Kaya I bought everyone back. Kasi first time kong marinig yung concept eh. So I would like to hear the thoughts of the other panelists talaga. Ayun, so just to review yung sinabi mo sa area mo meron kang parang isang basin. Yes. And then sa basin meron kang mix doon, like for example akadama, nilagay mo yung akadama doon and then or buhangin at saka mo pinato yung pot. Tama ba? Ipapatong mo yung pot doon kasi it will prevent the perched water table. Para hindi magstay yung water sa paso, kailangan mo ng isang weeding medium sa ilalim. Hihilain niya yung tubig pababa. Okay. Para kasi ayun na yung pinaka-latest technique na ginagawa namin here. Ipapatong namin lahat ng paso sa lupa para yung excess water hindi siya matitira sa paso. Kinukuha nila pababa yun. Kaya hindi ka mag-aalala sa rat. So pwede rin pumice yun? Kahit ano, pumice, sand, buhangin, name it, soil, kahit ano, akadama. Pero yung watering nun, hindi siya from, ano pa rin, from the pot pa rin o dun sa medium ka mag-water? Ay hindi, kasi yung technique ko ngayon, nag-i-delig na ako over the, sa ano na, delig method talaga sa ibabaw, shower method. Okay. Ano, Jello, may tatanong ka pa, Jello? Ay, wala na. Hindi, gusto ko lang po rin yung thoughts ng iba if they have reactions on that. Kasi, sorry guys, iba talaga yung care culture namin dito. Kaya medyo surprising, di ba? Ayun, siguro yun nga, Werler, I think in summary, depende talaga sa environment mo eh. Kung ano yung magiging soil mix mo. And also, depende rin sa watering habit mo. Kasi yung iba, yung nakita ko is sobra, parang 90% humus siya eh, kasi gusto niya kasi every 2 days siya nag-intimate. Sure. So, depende sa inyo pa rin.
Tapos yun, may question si Kervin. I think it differs. We are just getting the feedback from other environments para malaman, you know. May nakita na akong ganyan sa Bangkok. Saan yung ginagamit niya, ganyan din ang technique niya. Si Suzy Sasa, pero I think si Suzy Sasa, nag-i-import din yan from Japan. Siya mismo pumupunta sa Japan. Siguro nakuha niya din yung technique ng ganyan sa Japan. So, yun. Siguro, sinasabi ni Kirby. Parang kay Sir Dan, ganun din, di ba? Kay Sir Dan, di ba, ano kayo, soil, pero doon din nakapatong yung pot. So, technically, doon din nag-flow yung water. So, parang gano'n, may raised bed. Parang raised bed, tama ba? Yung setup. Karamihan ng halaman namin nasa concrete, parang concrete table, yung hardy flex. Nakapatong yung mga pots doon. Sa yung mga aloes, may napuntahan ka yes. Nila. Ah, tama. Yung aloes namin, so yung bagong setup namin ng agave and aloes, may seed, parang plant bed, tapos pinatungan namin ng around 4 inches ng sand. Hmm. Sand, pure sand yun, tapos nakapatong yung mga halaman namin doon. Yun nga tama. Yung 4-hour aloes na agavis. Yung mga cactus namin, karamihan nasa yung mga grafted, naka-pot lang, tapos nasa ibabaw ng lamesa. Yung gano'n yung setup naman namin for cactus. Okay, so far, yun na yung mga nakuha natin ng mga questions. So for the viewers, if you still have questions, we are going to try to cut it off to 2 hours kasi 1 hour and 41 minutes na pala tayo. Parang bilis lang, no? Di pa kata yung kwentuhan, eh. Yun nga yung future plans. So ngayon, wait, before we go to the future plans, let's answer this from Sir Kervin Sabala. Ano ang preferred method nyo on growing seeds? Ako, dome type talaga. Mas mabilis sila talaga sa dome. Kaya lahat ng seedlings ko naka-dome. Pag lumaki na sila mga ganitong cm, doon ko sila ini-expose na sa environment. Pero anong soil mix mo sa dome? Ang soil mix ko sa dome, tatlo lang nilalagay ko. River sand, vermicast, at saka coco. Lahat sila moisture retaining. At konting-konting osmocote lang. Tapos, sa watering ko sa kanila, konting-konti lang din yung fungicide, as in super konti. Baka kasi, pag nasobrahan ka ng fertilizers and all, baka masunog lang yung seed. Light seed. O, sino po naka-experience from seed? Wilson? Ganun din. Usually, parang I think common naman sa atin practice na ano eh. No, parang naka-enclose. So, parang... microwave. So, sa microwave. Sikat na sikat sa atin yung nagamit natin. Yan. Ganun din kasi, sa akin. Mas mataas talaga yung... Siyempre, nami-maintain mo yung humidity niya. Mataas. And then... kahit ilang araw mo siyang hindi diligan, diba? So parang naka-enclose doon. So parang siyang terrarium na paikot-ikot lang yung moisture doon. So kahit isang linggo or dalawang linggo, medyo basa pa rin yan. So mas mabilis pa rin. Tsaka sabi nga nila, ayaw nila lang natutuyo talaga yung seeds. Lalo na kapag nag-start na talaga mag-sprout, tapos biglang matuyo, talagang dense lahat yan. So most probably talagang, pa rin. Sa akin, or most of us, I think, na ano pa rin, yung enclosed type pa rin nga. Like the dome type, enclosed, or mas ano pa rin, nakakulob pa rin, kulob type. Meron ako experiment before, right? Yung ginamit ko is, alam niyo yung stackable storage? Yung, yung malaking lalagyan na plastic. Nilagay ko lahat doon yung mga seedlings. Tapos kinlose ko lang siya. Tapos nasa labas lang siya, naarawan, pero moist. Naalala ko yan. Oh, so yung orokan, gano'n?
Hindi, basta oh. Stackable na yung merong lid. Yung meron pa rin. Ah, okay, okay, okay. Yung malalaking, yung malalaking box. Yung minsan box. Pang pantry, minsan pang sapatos. Pero yung ano to, yung kulay white na? Or yung... White. Oh, yung transparent. White. Yung white, white. Ah, okay, okay. So, yun, napansin ko, ang bilis lumaki yung mga gym no na, ano ko, seeds. Tsaka yung mga astro. Na, nagulat ako. Kasi... ano, parang, ano nangyari, yung mga astro ko, nung naka-expose, hindi talaga, walang reaction, pero nung pinasok ko siya doon sa loob, doon na siya nag-plump. So, yun. So, kapag ka ganun ga, kapag naka-dome or naka-ganong style, dapat ba nasa sun or dapat nasa indirect light? Yung sa akin kasi naarawan siya morning. Tapos the rest of the day wala na. Bright ano na lang. Bright and direct na lang siya. Oo. Oh, okay. Ayun. Gusto mong makuha yung input ni Sir Dan dito sa question natin. Large scale yan, large scale. Ayun. Ito yung mga magkakaibang setup namin. Hindi ko makita. So ito yung pang general na method namin. Nasa loob ng plastic. Yan. Mas maganda, katulad din ng sinasabi ni Sir Migs, pang dome, yung importante for cactus seeds and succulent seeds, very slow growing sila, sensitive sila sa drying. So, contrasting yung conditions ng mature cactus at saka yung seedling nila. Ang importante, yung humidity mataas. So, ganun din yung same concept, parang ito. Parang disposable na containers. So, pag titignan mo yung tubo ng seedlings, maganda. Mataas yung germination rate at saka yung survivability niya. Yan. Tapos, anong soil mix niyan, Sir Dan? Pwedeng pure akadama, pwedeng pure sand, composted coco peat, carbonized rice hull, yun mga yun, pwede yun. Pwera lang ang normal na garden soil. So, makikita mo yung tubo nila, maganda. Okay. Yan. And then, ano yun? Wala nang bukasan yun, Sir Dan? Depende. Pag, for example, strombocactus na sobrang bagal, yung mga sobrang bagal, mas magandang, mas matagal yung sila sa parang dome. Pero yung mga fast-growing, katulad nitong aloe prostrata, hindi pala fast-growing to, medyo moderate lang. Pag medyo lumaki na, tsaka namin i-expose. Yung mga katulad nito, nasa utility box na sealed. So, mataas din yung humidity niya. Magkikita mo, maganda yung germination rate. Ito after a month ito. 1 month growth ng astrophytum. Ito naman, around 1 month din ng aloe seeds. Aloe hybrid. Tapos yung 1 month na yon, yun lang yung binuksan mo siya after 1 month. Oo, ito na-expose, 1 month to, depende dun sa klase ng cactus. So, pag astrophytums, gradually, kakat off namin to para ma-expose ng kaunti sa outside air. Eventually, pag gymnos, mas matagal. Minsan, 6 months to 1 year. So, depende yung bilis ng pagtubo niya. So, pag aggressive yung growth ng astrophytum, mas mabilis namin ilalabas. The slower, so, the longer it is in the dome, in the humidity chamber. Okay. So, ang question dyan, may nakita kasi akong question dito eh. So, na-answer na natin yung if it's applicable to aloe. Yes, it is. So, merong question dito, and I think it's going to be related to that. So, Sir Dan, bago mo siya i-enclose, paano yung amount of water na kailangang nandun sa
pinrepair nyo na set? Minsan, pag naka-plastic bag, may slight water sa dito. Konting-konti lang. May tubig para mas humid okay. yung condition niya. So paano yun? So you put the, you have the pot and then meron kang soil mix. So ang process namin merong basin. Basin ihahalo namin yung parang growth hormone para mga B1 vitamins tapos fungicide for dumping off disease yung umaatake sa seedlings. So ihahalo namin sa basin, isosoak mo yung pot doon sa basin hanggang fully drenched, tapos ilalagay mo na sa plastic container or utility box. Or pwede mo ding i-spray yung B1 ganun. Yung algae growth naman dapat kasi tutubuan ng lumot yung soil mix mo pag mataas yung nitrogen content ng soil mix. So wag ka dapat masyado sa fertilizer. Very minimal lang kasi mabagal yung growth ng seedling, sobrang bagal, hindi mo kailangan ng madaming fertilizer. Tapos ang kailangan mo idilig, wag yung tubig galing sa balon or deep well kasi mataas yung chances na magkaroon ng lumot. Mas maganda yung distilled water. Ang ginagamit namin distilled water para walang mga fungus or damo na may isasama. Ayun. So thanks for that info. I think we were able to answer all your questions about the seeds. So, question, may butas po yung bottom ng disposable na plastic? I yep. think kapag may butas siya, pero ilalagay mo naman kasi siya sa loob din ng plastic, Sir Dan, di ba? Yep, utility box. Pero basta hindi magbabahay dito yung tubig. Magda-drain off pa rin siya. Pero moist. Oy, Sir Dan, hi daw, sabi ni Butchie. Butchie, ikaw next, ha? Oo. Dapat nandito yan, eh. Oo, dapat word. Nandito ka, eh. initially, by the way, guys, sa mga nanonood, if you would notice, pare-pareho kami ng shirt. Eto si Migs, wala. Si Tim din. Alam ko may shirt to, pero hindi na sinuot. Sa si Jhogi. This is also in celebration of the first anniversary ng Cactus and Succulent Convention. So, it happened last year with all of us here. So, unfortunately, because of the pandemic, medyo hindi na siya na plan for this year. But hopefully, by next year, we will be able to do it again for you guys. Okay. So, my question pa. Possible ba na may lumabas na variegated sa seed kahit ang both parents ay non-variegated? Yes, it's possible. Oh, yes, it's possible. Tsaka feeling ko kasi ngayon, lalo na napakadami ng hybrid, hindi mo na rin alam talaga yung lalabas. Ang saya mag-breed. Ang saya. Kasi parang ganda parang na, no? Parent ka. Kakaiba yung pakiramdam ng nag-breed ka. Oo. Ayun. Ikaw, Sir Dan, ilan po anak nyo ngayon? sa misis ko? Sa lang. Isa pa lang. Isa pa lang. Hybrid ko. Ikaw, Jhogi, ilan na ba ng breed? Eh, puro Howard Tias lang eh. Talaga ba? Dan, cross ko raki, Sir Dan eh. Yan, same process with the Ziploc, yes. Ayun. So, question, may negative effect po yung masyadong maraming tubig na nilagay sa plastic bag? Yep. Oo. Siyempre. Mag-ano lang yan. Malulusaw lang yan.
Ayun. So, malulusaw lang daw yun. Okay. So, since wala na tayong mga question and we are nearing our two-hour mark. So, again, thank you guys for joining us here. So far, hindi tayo bumaba ng 50 viewers. I think the least that we have was 55. So, thank you guys for your support. I hope you enjoyed this session, and then we're going to do more of this. So, hi daw to Mr. Poopy Pants from Doc Channing. Ayun. So, we are going to have our feature plan for each of our participants. So, let's go with... Sino gusto mauna? Anong feature plans? Ang mechanics natin is you're going to show your feature plan, either pinaka-favorite mo ngayon or during lockdown, may na-discover ka sa kanya na panibago. And then just give us a short story of that plan and how you take care of that plan. Okay, so sinong una? Sinong mauuna? So kukuha mo pala muna ako. Wala pa ako dito. Kumuha ka. unahin na natin si Jhogi kasi si Jhogi yung... una eh. So, wait, hindi kayo ulit maririnig. Ah. So, because I'm going to focus on Jhogi. So, mamaya na yung comments natin every after feature plan. Ayan, so Jhogi, it's your turn. So, ito po yung featured plant ko ngayon. This is a Hortia picta nishike that I got from Mr. Tony Sato. Ako naman, I'm a hawo person, kaya as much as possible, yung kinokolekta ko lang po talaga is the variegated ones or the colored Hortias, kasi guys naman, tingnan nyo naman to kung gaano kaganda. Diba? Pero, yun nga lang, the price is a little bit off, kasi the more prettier it is, the more expensive it is. Pero guys, tinan mo, ito po yung nagpapasaya sa buhay ko as of now. Kahit wala po akong jowa ngayon, masaya pa rin ako. So yun na yung jowa mo, Jordan. Ito, lahat po ng love and attention, dito ko po binubuhos lahat sa mga halaman na to. Look at that. Nakakapaglaway, di ba? Yun lang po, guys. Kasi na ayun. Yan na fresh yan from Tony Sato's farm kaninang tanghali. Kung nanood kayo ng... Huwag nyo na po tanongin yung presyo na ito, ha? Kasi okay. pwede ka na makapag-enroll ng bata dito. baka masaktan daw tayo. Sabi ni Miss Jenny Sevilla, how worth yan na lang kaysa jowa? Okay, so thank you for that, Jhogi. We'll move on to Migs. Hi. Hello. Feature plan ko. Okay. So, ngayon, more into aloes tayo. So, ang aking feature is aloe. So, sa garden ko, ito ang pinaka top one favorite kong aloe ngayon. So, ito siya. Hindi ko siya pinopost masyado na kasi meron akong gustong i-tie up na breed sa kanya. So, flowering na siya. Hopefully, magkasabay siya doon sa top 2 favorite ko. Di ko alam kung mag-take ba siya kasi Castiglione yung top 2. So, ang gusto ko sa kanya kasi recurved ang leaves niya, which is gustong-gusto ko. Compact pa siya, and then hindi ako masyadong mahilig sa mga yung maraming, sobrang daming flex. Gusto ko parang unique siya, kakaiba. This is actually from TCT. So, makita nyo, hindi siya halatang galing TCT kasi mostly ang trademark ni TCT, mga reddish colors, tapos maraming flex, medyo busy. Ito, may saktong busy lang yung path niya. So hybrid na rin yan, Mix? Or hybrid na rin. Actually, wala pa siyang ID. If mabibigyan akong chance na bigyan siya ng ID, kung akong gumawa nito, ha, ang bibigay ko sa kanyang ID is Royal Crown o kaya Royal Prince.
Kasi para siyang ano yan? Para siyang ganun. Crown. Di ba? So, ito yung one favorite kong aloe so far. Kasi dahil sa recurved leaves niya. Oh, kasi yung feature niya parang Castiglione, di ba? Hindi siya. Parang parang ganyan lang din yung pagka-curve ng mga leaves. Oo, sa Castig, ganyan. So, mahilig din ako sa Castiglione, lalo na kapag naka-twirl yung leaves niya. Okay. So, yan. Na-move ako sa aloes dahil mabilis lang paramihin. Hindi sila mahirap alagaan. So, ayun. Ito yung feature plant ko. Tapos, by the way, hindi ko to binili. Niregalo sa akin to ni Tepchay. Kaya, not for sale siya. Pagtanggal na ako ng pops sa kanya, pero nakapila na yung pop sa friend ko. Kaya pala ayun. Special. Gift pala siya. Sobrang special niya sa akin. Ayun. Wait niya na lang yung magagawa kong hybrid sa kanya. Ayun. Sige, thank you, Migs. So, we'll go with Wilson. Ngayon ko lang ipapakita to ng malaki na kasi before medyo maliit pa siya. So, hindi natin ma-appreciate. So, ngayon lang sa live na to ipapakita. Grabe, ang laki. Medyo malaki na siya. Hindi kami prepared. This plant is aloe din. Nakakuha ko to, pinabili ko before sa Japan, yan kay Jhogi. I think last year yata. So parang dalawa pa lang yun, or two or three leaves pa lang siya. So ngayon, and then meron tong kaper din, meron pang isang ganito na naki Sir Noy. So binigay, niregalo namin yun kay Jhogi. Ngayon ko lang siya ipapakita na malaki na siya. So this is aloe banbeleni. Ay, ganito na siya. Yan. Ay, natatapon nyo. So i-ano ko na lang yung para makita nyo. Ganito siya kalaki. Malaki na po siya. Yan. So, tinatawag din siyang parang octopus aloe. So, ito yung mismong pinaka itsura niya. Grabe. Ilang years na yan sa'yo or months sa'yo yan? I think this is 1 year ng mahigit. 1 year na itong mahigit sa akin. Last year lang, mabilis siya tumubo. Ngayon ko lang siya pinakita kasi ayun ko, tinatago ko, so hindi ko siya ganong pinapakita talaga kahit sa mga aloe group. So ngayon ko lang siya pinakita na ganito na siya kalaki. So kahit si Jhogi nabibigla na ganito na siya kalaki, ganito na siya kabilis, lumaki. And then kapag hindi siya nag-change ng color ngayon eh, pero usually dapat nag-change to ng super parang dark red or deep red kapag ka-summer, or siguro baka hindi dahil hindi siya ganun kalamig pa kaya hindi siya nag-change ng color. Pero isa to sa mga favorite ko kasi nga parang sobrang kinis nito kapag malinis yung dahon niya kasi naglagay ako ng titane. Para ano, kasi nga since favorite ko, ayoko siyang may mangyaring masama sa aloe na to. So hindi pa siya nagpa-pop, hindi ko alam kung bakit, siguro talaga kang medyo makuripo to sa pop. And then, ayun, kahit yung kay Sir Noy din, I think mabilis na rin siya lumaki. Pero so far ito yung pinaka-favorite ko sa mga aloes. Tsaka maganda yung color niya, sobrang makinis talaga. So pagka top view, medyo malaki yung... Pang-voice sa Instagram. Oo. Tsaka, siguro, tsaka mabigat na siya. Sobrang direpart ko na ito before. And then, mabilis din yung growth niya before. So, ayun. Ngayon ko so, lang ito pinakita. Nakailang repot ka na dyan? Dalawa pa lang. Yung isa kasi, nung unang pinat ko to medyo malaki na din. Ngayon, nung pinat ko, medyo nilakihan ko na rin talaga. So, para pagka nag-growth pa siya, lumaki pa siya ng mas niya. So, I think magugustuhan to ni Migs kasi pababa yung dahon niya. Oo nga. Diba? Wait. So, maganda rin siyang Jello? Siguro. Jello, naririnig mo ako? Hindi pa. Ngayon lang. Nagahanap ako niya kahapon. Kasi may nakita akong ganyan, red na red. Oo nga. So, pinagme-message ko lahat ng mga suppliers ko para makahanap ng ganyan. Tapos bigla ka meron. Hindi ko pa natatry siya na maging red. Hindi lang ako yung meron, si Sir Noy din. Dalawa kami. So, dalawa to nung dumating last year. Niregalo namin sa kanya, ni Jhogi sa kanya yung isa. Kasi nga, alam naman natin how Sir Noy
is very passionate sa aloe. So binigay, niregalo namin sa kanya yung isa. I think ganito na rin siya kalaki. So ngayon lang ngayon ko lang pinakita na ganito na siya kalaki kasi baka naman. Ayun kasi patay na patay ako diyan. Anong address mo? Sir Wilson, anong address mo? Alam ko, Sir Dan, bibigay ko sa'yo. Ano may kapalit? May pasabog pala itong si Wilson. Hindi pa siya nagpa-flower. So, hopefully, pag nag-flower, sana makapag-hybrid tayo. Pero yon hindi pa, never pa siya nag-flower unlike yung mga hybrids ngayon na yung mga kitchep, yung mga TCT, ang bibili sila mag-flower. Ito, never pa. Siguro dahil mukhang malaki sa condition ng weather natin. Yes, actually. Jhogi, magsalita ka. sa'yo nang galing yan. Nakikinig ako sa'yo eh. Kaya before, sobrang maliit pa to ngayon. Sobrang maliit na talaga. Maliit lang yan dati, maliit. Seedling? From seeds? Hindi, ano, parang pop yata siya na maliit. Dalawa lang yung dahon niya before. Tapos hindi, so hindi pwedeng i-cross together? Or self-pollinating hindi, kaya siya? Wala pa siyang nagiging ano sir eh, wala pa siyang nagiging flower kahit isa, so never pa talaga, hindi ko pa rin nakita. Pag nag-flower, invite ko kayo i-pollinate. Wow. Kasi minsan nahihirapan ako mag-pollinate eh. Pollination party so, ang mangyayari. Oo, so party yan. Ayun. So, ngayon ko lang siya pinakita dito sa live. Sabihin mo pag may cod ka, may buds na siya para mag-ship kami ng pollen sa iyo. Ang isi-ship natin yung pinakamaliit na alo, no? Tapos ito sa oh, so yeah, Milton, yeah. Ano nga daw ulit ID niyan? It's Alo Van Veleni I. Mm. Van Veleni I. Sabi ni Ma'am Lani, ibihead na daw yan. Panawin na mami. No! Oh. Oh, so, yun. Actually, nagulat din sila kasi nga, ito yung pinaka-favorite ko. So far, sabi nga ni Sir Noy, sa collections niya, isa sa mga pinaka-stunning alo niya to, yung Van Veleni I. Hi, Sir Noy, sana kung nanonood ka, ito na yung kapatid ng alo na nasa iyo. Oo. Yun lang. So, alam na nila, pag pinuntahan nila yung garden mo, Wilson, at saka ni Sir yeah. Noy, yan lang yung dapat kunin. Oo, hindi pa siya nagpa-pump eh. Hindi pa talaga. Oo, ano? Hindi pa talaga siya nagpa-pump. Pero yung mga ano niya, yung leaves niya, sobrang, talagang nakapatong din siya sa isang patungan pa para hindi masira yung leaves niya. So far, ang perfect ng leaves niya, wala pa ako nababali. Kasi ingat na ingat din talaga ako sa kanya. Okay, galing naman. Okay, thank so you. Kailangan natin mag-move on kasi si Wilson lang meron. Okay. So punta na tayo kay Tim. Okay, so yung featured plant ko, hindi sing rare na tulad ng iba, pero meron kasi siyang story. So this is a Astra Fusca mutant, so also called yung watermelon. Kasi I got this around 2018, so 2 years ago, and sobrang pangit ng condition niya. So parang, alam mo yun, usually kapag nakakuha ka ng plant, during that time, medyo rare pa siya eh. Medyo nadi-disheartened ka kapag hindi mo siya napapaganda. But recently, ano siya, sobrang nag-improve nung itsura. So, yeah. You can see it. Yeah. Sobrang taba. Tapos meron pa siyang pop na lumabas. So, tuwang-tuwa ako kasi for a very long time, hindi ko siya pinapansin. Alam mo yun, sometimes kasi kapag hindi mo na naging favorite yung plant, ayaw mo na siyang, alam mo yun, ayaw mo siyang pakialaman, ganyan. Pero nung binalikan ko siya, and ganito na yung itsura niya, yung lesson learned kasi dito is, ano, never give up. I know I've posted this in several groups already sa Hello Hawartia, yung before and after. So guys, by the way, kung you're interested with Hawartias, please join our Facebook group. Just search Hello Hawartia. So doon nagpo-post kami ng mga adventures namin about Hawartias. Lalo yan si Jhogi, yung mga bagong roots niya, yung mga care tips, lahat nandun. So going back,
So this one, Atrophusca mutant, dahil sobrang taba niya ngayon. Yeah. So nahiyang din siya sa ECQ. Tulad ng mga ibang tao na puro kain na lang. Ayun. So yun. So naging ano din siya, naging mataba din siya because of the ECQ. May pwede ba ako mag-feature din ng ano, isang ornamental? Oh sige, go. Go ahead. Yeah. Yung meron din kasi ornamental plant. This one, yung raven. Oh, so this is a raven. Na raven, black raven. So if you can see, sobrang black nung dahon niya. Yeah. Super dark. Ito kasi, I bought this. Ito lang yung meron. Itong small leaf na to. So, tapos, during ECQ, in the last 2 months, lumabas tong dalawang stocks, na leaf stocks. So, sobrang ano, natuwa ako kasi hiyang din siya sa, dito sa air, sa location ko. And yung difference niya, parang half the size ng original mother plant. Sobrang taas nung dalawang bagong ano niya, leaf stock. So, yun. Sana kumapal. Yun lang. Thank you. Tapos, Tim, I ask you about that kasi may ganyan din ako. Yung pag new leaf niya, it's green, right? So, yes. Kapag ka nag-mature siya. Uy, nice. Pati yung pagdating ko siya, kunin ko na yung kasama niya. Wag na. So, wait. So, yun nga eh. So, ano yung difference ng care ng raven versus sa care ng regular? Kasi meron ka ding variegated na ZZ, di ba? Mm, meron din. So, same care lang siya? Same lang. Basically. Kasi it's technically a succulent eh. So, yung succulent na mas matibay pa. So, for me, yung care ko sa kanya, wala masyadong care. quick draining soil, tapos, yung quick draining soil, tsaka sunlight, bright light. Kasi nag-eculate din siya, nag-stretch siya. So, yung pagka-black niya, it's not because na nilagay mo siya sa mas ma-araw na area. Hindi. Black na talaga siya. Okay. Wala akong direct sun dito sa loob ng kwarto. Never ako nagkaroon ng direct sun. So, lahat ng mga plants na nandito, either naka-grow light or may Haworthias, additional light, or natural light na indirect. So, ito, indirect light lang siya. So, beside the window, ayan, ito na yung itsura. Then, eventually, itong bagong leaf na bright green, slowly magiging black siya. Siguro in about 1 month to 1.5 months, tsaka siya magiging totally black as tulad na ito. Ah, okay. So, hindi pala, akala ko mga 1 week lang pag nag-grow na siya. Matagal siya. Matagal. Magsa-start siya sa edge lang muna. Tapos, tsaka, alam mo yun, magko-cover yung surface ng leaf. Mm-mm. Yeah, my question si Miss Irene sa'yo, Tim. Family ba yan with a common cold welcome plant? Yes. 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 Same ZZ plant, pero ibang variety, tama ba? Ibang variety. Yeah. Si Doc Janet, may question sa'yo. Anong question? You can do it's not a question, statement pala. you can do it with that thing. Yes, oo. Pero yung ni-research ko kasi sobrang tagal kapag leaf. So usually parang stock cutting yung ginagawa. Tapos ipapa-root mo na lang siya. Tulad nito nung binili ko, meron siyang pinutulan na siya. So, more likely, yung seller nag-propagate na, kinuha na niya yung stock. Ah, so pwedeng from the stock, hindi kailangan diretso dun sa may roots yung kukunin mo? Pwede kasing rhizomes, diba? Pwede mo siya i-separate. Oo, may rhizome siya. Pero, pwede mo rin iparoot yung... Okay. So, nangyari sa akin yun. Accidentally, meron akong naputol na stock. Tapos ang ginawa ko, pina-air dry ko, then binabad ko sa water. Nag-root siya. Para siyang sanse. So, yun. Ganon. Variegated na ZZ, yun yung naputol sa akin last time. Nag-root naman siya. Jello. Thank you for that, Tim.
So before we go to Sir Dan, kasi mas baka may pasabog din si Sir Dan eh. Alamak. Oo, ako na lang muna. So dahil ito na lang yung nandito nito. At ito yung sa akin. Pero ano to eh, Castiglione hybrid. Gusto ko siya kasi isa to sa mga first plant ko. Isa to sa mga first plant ko na binili. And nung binili ko to, ano lang siya eh. Parang gento lang siya kalaki. Yan. From this. And then after 3 years, nag-gento na siya. Eh, ang gusto ko siyang, hindi ko siya binabawasan. Kasi gusto kong i-achieve yung parang kay Sir Lino. Na sobrang laki ng pot, tapos napakalaki din ng, napakadami ding plants. So, yan. This is my future plant. Castiglione hybrid. Okay, and then let's go to Sir Dan. Hello. Ayan. Yung feature ko sana, nasa landscape kaso madilim na. Yung isang favorite columnar na cactus namin. Pero ito lagi ang for any starting or seasoned collectors, astrophytum ang isa sa favorite namin. Yan. Ito yung nabili ko from a breeder in Thailand. Nakatutok lang siya sa mga astrophytums, lalo na yung mga Kiko. Ang ganda ng patterns nito, yung parang armor, shoulder pads ng mga samurai. So, medyo mahilig ako sa anime, ganun. Kaya, ito yung isa sa mga paborito ko. Ito yung tinutukan namin ngayong quarantine. Nag-breed kami na nag-breed. Mga breed namin dito, mga Kiko and mga Koyo. So, excited na makita kung ano yung results. Mga variegated na Kiko din. Yan. Astrophytums. Aloe din sana feature kong isa, pero panay aloes na yung finiture nyo. So, yan. Astrophytums yung mga breed namin ngayon. Yan yung mga favorites. Wow, anong tawag dyan? Sa Asterias. Ito yung... Ito naman... Ang tawag nila dito, turtle, mas pronounced yung kanyang Kiko patterns na parang raised. Makikita mo. Ayan. Mas pronounced yung parang tubercule niya. Ganyan katagal sa yan, Sir Dan? Ito na bili ko din sa isa namang, kalimutan ko, mahirap abigkasin ng pangalan niya. Thai breeder din. Pero mga originated from Japan din na mga cultivars. Yan, yung mga seed pad ulit. Ito ang kumuha ng oras namin during pandemic. Mga breeding ng aloes and astrophytums. Yan, so napakadami na. Magpapila ka na dyan, Sir Dan, after ng lockdown. Kasi... Madami nang gustong mag-visit ng nursery niyo. So ayun. Thanks everyone for thank you joining us here. Pero before we end, ayan, I just like Jogi, to nasaan yung ano? Dilim na kay Jogi. Pauwiin din si Jogi. Nagpanik ako bigla nung nakita ko yung screen ni Jogi. Madilim na rin sa amin, no? Parang Blair Witch Project. Si Jogi, yung plant. Yung featured plant ni Jogi. Tapos na. Ayong kanina, o nga pala. Oo, umalis ka kasi kinuha mo yung panggulat mo sa atin. Ayun, so I'm just going to ask every one of you guys for your final words before we close this. So, Jogi, unahin na kita kasi madilim ka na dyan. Any final words to everyone? Ano pala guys? Ano una? Join our group. Hello Howard Tia. Magagaling po ang admins natin doon kasi we know what we are doing. And kasama niyo rin ako and si Tony, yung tatay ko, yung tatay-tatayang ko din.
We have also Tim, Wilson, Eva, Dr. Alan, si Mark Ryan, si sino ba ba? Ako, si Art G, sino pa? Yun lang din. Stay safe sa Pinas. Hanggat maaari, mag-comply po tayo sa rules, sabi nga ni Kim, para makalabas na po tayo. Kasi sa Japan, yung COVID cases po namin is below 5,000 na, kaya yung auction po this coming September sa Tokyo Gotanda is matutuloy na po. Hindi po to fake news at hindi po to ika-cancel, kasi tuloy na tuloy po talaga yung auction namin this coming September. Then, yung farm po ni Tony sa Chiba ngayon is open to the public na po. Pero as much as possible, we wear pa rin the face mask. And kayo rin po ha, sa Pinas. Then, nagpapasalamat po ako kay Jello, kasi ako, hindi po talaga ako madaldal na tao. Tahimik po ako at medyo po ako mahihiyain. Eh, since na-miss ko yung farm, then na-miss ko rin makipag-usap sa peeps. Kaya, thank you, Jello, kasi madaldal naman talaga ako sa mga plant people lang. Pero non-plant people, not so much. Ano, tahimik lang ako kasi hindi sila makarelate sa akin. Yun lang. Oo, hindi sila makapag-comment. So stay ka lang dyan. We'll finish everyone and then we'll have our final good night. Uwi na ako, guys. Oh, ay, alis ka na. Lakad ka muna. Lakad lang. Alis ka na? Mag-try lang ako, guys. Ah, okay. So huwag ka munang umalis, ha? Kasi we'll go to Wilson first. Ako, yun. Final word, siguro, huwag kayong ma-discourage kapag ka namamatay yung plants nyo. Kasi it's normal. It's part ng, ano, it's part ng pag-garden. Kasi living things yan, eventually, mamamatay talaga. So, yun lang, keep on planting. Kapag kami mga bago kayong mga gustong malaman, pwede kayong mag-join ng mga groups. So, pwede kayong mag-join ng National Cactus and Sakin Society of the Philippines group, ng growers, ng Hello Howardia, ng mga Gymno Syndicates and ating mga Astrophyton groups natin. May approach nyo lang yung mga tao na alam nyo makakatulong sa inyo. And then, since pandemic, keep safe. Huwag kayong pasaway. And then, let's make the most out of our ECQ na productive. So, sa mga plant people, hindi natatapos yung hindi natatapos yung mga gawain, especially like nasabi natin na ang gulo ng garden natin, and then ayusin natin, tapos i-rearrange, parang hindi naman, and then ayos. So I think that's normal. So bottom line is, enjoy natin yung hobby. Enjoy lang, yun. Sana kapag may mga nadinig tayo, huwag tayo ma-discourage na pag may mga namamatay tayong plants, may mga panga tayong plants, kasi dumaan din kami dyan. So lahat kami nag-start na may mga namamatay na plants, may mga pumapangit, may mga nabubulok, kahit mga mahali namamatay pa rin yan. So huwag kayo ma-discourage, just plant and plant and plant, and eventually makukuha nyo rin yung mga yung mga techniques. Especially yung mga dati nang nag-aalaga, tanungin nyo sila, kasi matagal na tapat na pagdaanan na nila yan . So magtanong tayo dun sa mga, I think, right people. Pwede nyo i-approach yan, yung mga kasama natin dito ngayon. Pwede nyo silang i-approach. Minsan matagal talaga mag-reply kasi ang dami ring inquiries . Pero yun, sorry pag may mga delayed na ganyan. Pero yun, just keep on pursuing na lang yung pagpa-plant natin, kasi it's therapeutic, nakakatulong, and at the same time enjoy pa, and then marami pa tayong parang nagiging kaibigan sa mga plant group. So that's all. Keep safe, guys. Mig, siko na. Ako na ba? Okay. So, una sa lahat, salamat, Jello, sa ano ba tawag dito? Sa initiation na ganito. And then, salamat din sa mga viewers, saka sa supporters ng Plant Depot. Bukas isiship ko yung mga Tagalazon. tapos advice lang, huwag kayong matakot mag-experiment. Keep on experimenting kung ano yung mga let's say sa soil mix nyo, watering and all. Yung experience nyo yung maging teacher nyo. Hindi ko alam yung English yun . So, yun lang. Keep safe, everyone. Tapos, mag-ingat lang lagi. Okay.
Okay, thanks. Mix, let's go to Tim. Hi guys. So first of all, thank you Jello for, you know, inviting us dito sa talk. And actually inggit na inggit ako sa lahat ng mga collectors eh. Yung yan, kayo or other collectors kasi kayo na sa bahay, kayo na lockdown. So you have all your resources, you have all your plants with you. Sa akin kasi I have some plants dito sa condo, pero yung totoong collection ko, naiwan ko siya sa QC, sa bahay ng parents ko. In the last 2 months, hindi ko sila makita. Na-miss ko probably lahat ng mga, alam mo yun, new growth, flowering. Pero I'm still thankful na, alam mo yun, safe tayong lahat. Also, yung parents ko, safe din sila. So pinakiusapan ko na lang yung dad ko, siya yung mag-water ng plants. So, kasi kung hindi, wala, iyak na lang talaga ako. So, for, you know, sa hobby na to, sometimes maraming tao nagkakabangayan. Pero for me, just keep, parang avoid it na lang as much as you can. Sabi nga ni Wilson kanina, you know, just enjoy the hobby. And kung meron kayong mga gustong i-share, share it freely. Kasi doon tayo natututo if we share it to everyone. Yung mga, kumbaga, secrets, yung mga ganyan. It's not really something progressive. And that's why I appreciate yung mga, kunyari sinishare ni Jhogi, di ba? It's a, or nila Sir Dan, it's a nursery level na care. And they share it freely to everyone. So what we really want is to have this type of community na nagtutulungan, we share knowledge, and then meet people. Kasi doon tayo sabay-sabay aangat. Instead na, alam mo yun, crab mentality. Don't do that. Avoid that. Just, you know, it's a win-win for everyone kung lahat tayo, iangat natin yung mga sarili natin tsaka yung mga kakilala natin na collectors. So, yun, stay safe and, yeah, hopefully ma-lift na yung ECQ. Yun, thanks a lot, Tim. Sir Dan! Ayan. So, lahat ng sinabi nila, huwag kayong maniwala, sinungaling mga yan. Huwag kayong maniwala sa kanila. May plano pala kami after maging stable na lahat ng conditions. We'll have a parang hangout time dito sa farm. Parang potluck. Bring your own food, bring your plants. Parang magka-exchange gift tayo. Basta mag-hangout lang among collectors and sellers and breeders, mag-usap, exchanging of ideas dito sa farm. Pwede din siguro sa Baguio or... Pero yung initial muna, i-host namin, exchange plants, may speaker din, na-invite tayo after na nang maging stable na kung wala na masyado yung threat ng COVID. So, keep safe and thank you so much. Sana ipagpatuloy ni Jello ito. Magkaroon tayo ng plant podcast. Podcast ng topic lahat ay pag-aalaman. Thanks again. Ayan, so there you go, guys. So just the same, I'd like to thank our panelists for agreeing to this last minute. So I hope all of the viewers enjoyed this. So I'm going to try to have a next session if hopefully it's going to be weekly, depends on our resources that we can tap. So again, guys, thank you for joining us. And don't forget to like the panelists natin and also Jello Sanctuary both in YouTube and in Facebook. So
Thank you guys and keep safe everyone. Thanks this muna kung di tayo makalabas. Soon it's going to be over. Stay positive, not with the virus, but with your mindset. Picture Jello, may picture na ba tayo? Wala pa nga eh. Kayo na mag-screenshot. Screenshot. Screenshot. Ayan o, si Jim. Ali, naka-laptop ako. Okay. Whoa. 1, 2, 3, smile. Yeah, si Jhogi pala naka-smile pero may mask. Delikado na sa labas eh. Yeah. Yeah. Send ko na lang later. Ayun. So again, thank you for watching this episode 1 of the lockdown series. Until next time. Bye. Bye-bye. Thank you, Jhogi. Thank you. Welcome. Bye. Bye. Thank you guys. Bye.